Paninumpaan ng kawani ng gobyerno. Ako ay isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay. Dahil dito, ako ay papasok ng maaga at magtatrabaho ng lampas sa tagdang oras kung kinakailangan. Magsisilbi ako ng magalang at mabilis sa lahat ng nangangailangan. Pangangalagaan ko ang mga gamit, kasangkapan at iba pang pag-aari ng pamahalaan. Magiging pantay at makatarungan ang pakikitungo ko sa mga lumalapit sa aming tanggapan. Magsasalita ako laban sa katiwalian at pagsasamantala. Hindi ko gagamitin ang aking panungkulan sa sarili kong kapakanan. Hindi ako hihingi o tatanggap ng suhol. Sisikapin kong madagdagan ng aking talino at kakayahan upang ang antas ng paglilingkod sa bayan ay patuloy na maitaas. Sapagkat ako ay isang kawani ng gobyerno at tungkulin ko ang maglingkod ng tapat at mahusay sa bayan ko. At sa panahong ito, ako at ang aking mga kapwa kawani ay kailangan tungo sa isang munlad, masagana at mapayapang Pilipinas. Sa harap ninyong lahat, ako'y taus-pusong nanunumpa. May bahina mahigala niya sa itong linya karon si Attorney Leo Zaragoza. Attorney, may buntag? May buntag, boy. Okay. Og, may buntag sa mga ating paminaw, no? Mga fans ni mo, boy, o mga taong ipakabaran sa iligan, may buntag na tanan. Sa tinoray lang, boy, tingin ko kanabang ganahan na gitunta, magtingog-tingog sa kanginan. Gusto lang kong malinaon sa akong trabaho isip manlalaban o mag-uuma. Eh, akong trabaho rin, boy, manlalaban o mag-uuma, boy. Ang akong patigayon, wala na, sirado na, boy. No? Lagi, kikinina ani lagi karon ron, bisang pagkonsaon na ito, gabutag alas 12, tataman, ani, lahigit sa una ba? Oo. Anyway, boy, na may mga tao nga sa garag yun, daghang gustong pakabana pero sa mukan lagi kay initan, labad sa kinabuhi, daghang niya kontra. Ako po, ngay panahon nga, batiyon ako na siya. Gusto nga ko nga, maedad naman punta, dahil 30 katuig na tangan laban, pwede na tayo magpahipi lang si Daplin. Pero, kanya-kanya mangutan sa mga kung sa kuan pa boy matandi ang DNA ba sila awas ba kanang ang DNA ba na kung kadungo ko report sa bugas si Panoy tindog akong balhibo na okay post pa yung Facebook king ko nga no mangyag ninini pero sige manawag na lang ko kay parang paambit ko para nakikitan ako na kung salida sa gabi ingon dito sa salida dapat dili ang katawhan mahadlok sa gobyerno na dapat ang gobyerno may mahadlok sa katawhan. Kay ang tagiya sa gobyerno, ang katawhan man. Katawhan sa iligan na nagpaminaw, kamulay hukom ini. Ang pag-distribute sa bugas, nanimbawat mo itong balhibo, na ato miyagi mo, ako na rin nalabdikan ka, Jot, di ba? Ang suda sa iligan mo ay usa sa pinakadako rice trader o supply iligan. Dapat ang siyudad sa Iligan kay sa COVID nga law kanang bayanihan a. Wala na may bidding, emergency man, so negotiated bidding na. Meaning, mudutso na sa bidder. Pwede tawagon na sa kabidder, pila imong bugas, pila imo, pila na ba? Diba? Kaya negotiated na, di na mo agi ito, kwan nga, mag-schedule sa, magpa-post pa ka sa PhilJeps, mag-post ka nga, na-schedule bidding, then i-close ang bid, then schedule ang opening sa bid, ang pinaka-obot. Maoy budagon. Malangan naman ha. So, sa bayanihan at ang BAC, ang Bids and Awards Committee, na nagitawag ni Lagbak, pwede nila manawag dito yung mga suppliers sa Iligan. Pila imong bugas niya, pila. Din. Ang pinakaubos, mga tuyatag. Mga tuyatag, o diritso na. Ang suda, di man ko abugado sa suda, boy, kaya ilalang na ako. Nangutan na sa ako, itong miyagi akong isigutan. Nga naman nga di makuapilon, attorney. Uy!
Wadi. Ano di man ko, ano di man ko itawagon. So ang ano man nga amo palit sa ako, ipa-deliver ang bugas agikan sa barko. Oo. Oh. Dito sa NEC kay i-repack dito, i-repack. Oo. Oh. I-repack dito. Mm. Karon, ano i-repack nga pwede matadagon, kaya ni guma og tagsakasako sa urmok nga gamay kay sa Iligan. Mm-hmm. Dito sa Nueva Ecija tagsakasako, ang Iligan i-repack yon aron di maklaro tingali. Pila ginahatag sa mga tao, no? Mao, mao na ako nga una-una. Pero dili na mo ang kontrobersya, boy. Oo. Mo nang bawat ang balhibo, kamo katawhan sa Iligan dapat mahadlok ang gobyerno sa katawhan, mahadlok ni nato ninyo, no? Kamo ihukom ini. Karon, akong gisubay dito sa nga kay kanhi man ta city administrator, boy, di ba? So doon na access sa mga pipila ka mga kuan nga napoy konsensya ba? Kanang tandog po. Ingko katong unang kuan katong 60 million nga bugas. Mm. Siya gi-award ato. Mm. 68 na no? 68? Oh, 60 million. 60 na, 60. Ah, ang gikan to sa 137 million nga ira ang gihatag sa national government. Mm. 46,000 ka pin, 46,900 ka sakong bugas nga tagbayad 5 kilos. Ah. Ang presyo nga gibayaran sa syudad, 1,300 pesos kada 25 kilos. 25 kilos, 1,300? 1,300. Ah, mahalagod. So, nangutan ako sa soda, kailan may baligya din niyo ng ninyong soda ng sa pinakamahal atorne, 1,050. Uy. So, 1,050 ang kadasako, diba? 1,050. Mm. Then gibaligya 1,300 ang gibayaran sa siyudad 1,300. Oh. Ang diferensya 250 kada sako. Ang ginansya ba? Ulagay ginansya nila na nagkuha sila sa suda o ang nagkuha sa suda 1,050. Oh. Dayon ilang ang gibayaran sa siyudad 1,300. Sa ato pa ginansya 250 kada sako. Sa dito na presyo na dito sa ilahang ipalitan kunuhay. Ah, ipalitan sa siyudad. 250 times 45,900 kasako, 11 million kapin kung kulang, kwartang malabo saan nagnegosyo sa Iligan. Ginansya. Sa taga-sulod, kinsay partner sa sulod sa City Hall, 11 million 250 kadasako times 45,900, 11 million nga ginansya. Walay singot, walay hago, 11 million. Nga ang 11 million, kung ipalit pa ang tagdugang na 1,050 kada sako, 30 untang daghana pang bugas nga mahatag sa katawhan. Kung midiritsa sila palit dito sa suda, ilang ginegosyated ditong suda kay suda. Ikaw may karaan gudiri. Pila man imo diha nang nang syuni man ang ilado da ta iya. Pila man. Sige nang diha lami kuha. So, direkta na wala na ang palit ang bayaran unta sa syudad 1050. Dili 1300. So akong gisubay. Kinsa man ang nakadaog bi? Kinsa man ang gitagaan diha bi? Tanawa ko no. Tanawon ko na to. Naman kitita di man nang diman mo kan ay mga muhilak pud nga mga empleyado nga. Oh. Tabangi pud taon di sa imasulti ba. Oh. Katawhan sa Iligan na nang haring lungsod kay panahon ra mag sa eleksyon tawgo ng mga tawag hari. Oo. Gumana eleksyon na. So gisubay na isa man nakadawat ang 60 million. Oo. Oh. Pastilan boy. Ang nakadaog ngan lahi na ko nganlan ba sa sunod na higayon ngalan ako ba. Pilay, singalan na na. Isulti sa akong ngalan. Kanong sana, kuha na akong mga papil dito. Uy, January 2017 pa na-organize. January 2017. Kapagkuha kayo. Dayon, pati lakasan ng tamahana sa City Hall. Dayon, pilay capitalization. 10,000 pesos capitalization. 10,000? Oh, 10,000 pesos ang capital sa usa ka negosyante nga pirting lakas sa sulod sa City Hall. Grabe. Nga maunay midawat sa 60 million ha sa 60,999,000 nga gibayad sa syudad sa 1,300 kantidad sa matag sako sa bugas. Mm. Boy, nan ba kanang matud pa ni Duterte ba kanang
dili panahon karon sa paginansya. Panahon karon sa pagtabang. Kung namang gikikinang lang mo ginansya gamay para mabayad sa kurente, silo silang tao. Ayaw po pala. Nga nung wag tumagid mo, naraman ang suda boy, kung nakasibubusit yun, pitik ko na ko ng suda nga buligaw tindahan. Mabot akong pitik na na ha. Siya sa buhanginan hills ba? City hall ba? Itandi ni mo, naguna-una ko ba? Itandi ni mo sa capitalization sa suda, itandi atong 10,000. Grabe na kayo. Hindi, ang amuta na boy, naras tungod sa ubus. Sa ubus si City hall ba? Oo. Kung manaog kagikan na sa kanang amphitheater, di pa kasington, abot na kasuda, mapitik lalagi. Oo, kita kayo na building lang, dapat niyo. Dili ko, kuhan ba, mga kaigsunan na napaminaw. Ang ako ba, unta nga, kining, wala matingali perfecto nga katilingban. Hangi unta na to ba, sa mga nagdumala, ang hintungdan niya, kasi sa mga buaya ba. Biyakan ba manta na to ng kalibutan? Anong kanong panahon sa kalisod sa katawan, sakyan mamangyod na to? Anong, kaya ng 11 million na ginansya, 30 mo mandaghan ng bugas sa mga tao karon boy, wala'y pagkaon. Kunya, ginansya ko lang tugid na ito. Wala gining ni attorney, no? Mali gina ni attorney, no? Nga, kining mga tawhan na ba? Mura bitog na, o sa akong nahuna ba? Mura bitog na nagpasalamat sila ba? Nga naaning COVID. Kaya nga, no? O, tanawar ko na ilang gawin, minilyon, ilang makabig, diha, sa para, ang tatas mga tao. Ako boy, sulti ko sa radyo, wala akong magsulti na rin nga, kanang, murabit ako santos nga holy ako. Daghan kong apan sa mga pagkatao. Pero, kanabang, pagpahimulos kasi mga isig katao, makabang, ayaw po, kanabang, sobra ba nga, atong negosyohon ang katawan sa Iligan, taliwala silang kalisod nga. Doon ay kwarta gihatag national government. Kung kanang kwarta sa City Hall nga, share din nato sa atong buhay, sa kanang, gikan na sa buhay sa tao, bilyon ta aron panahon pag negosyo ba? Kanang, malag, ako, ayaw ko nga, wala di transformation kana bang ang panawagan ilan ta sila malain bitaw kana lumpago ng korupsyon nga kaguman ako di pangando ta ba kana ma-transform ba ta kana kundi man gyud ta mahimong santos di adya bisan man tang hikapon ba nga kana bang kana bitong sa iluon ko dili ko magpakaaron inom nga matarong gid ko boy ha pero kana bang kita sa tag life's purpose ba unsa purpose ato nga nahimo tang alagad sa dakbayan unsa may purpose nga gipili ko, gibutan ko din eh. Muta na akong, malandong buta sa akin, bisag makasasala, tanapit pa naon siguro nga, inigbataan to, skadlaw na malandong ba? So, napugos ko, karubalik ka po din mo, boy. Sumbong ko sa katauhan nga, at ipaminaw niyo. Dapat batiyon nila, mahadlok sila sa katauhan ba? Wala naman sila kahadlok. Wala, batiyon ako, grabe, wala man kahadlok sa katauhan. Kung wala magiging hikapa ilang konsensya, limang kang, ano man mo adto dito sa suda, wala di ko pabor ng suda nga ngayon negosyo. Basta napailaing ng mga dagko nga mga supplier sa Iligan boy. Nga adtoon ba nila, i-canvas nila, dili canvas nga malangan man, negosyated man. Tawagon na, negosyated na man. Tawag na naman tapos, hindi man tama katawag. Ayaw atong i-negosyate ni mo itong 10,000 recapitalization. nga klaro kaayo nga, doon ay nagpaluyo, doon ay kakunsabo, doon ay kakumplot, para pahimuslan ang katauhan sa Iligan. Muna akong sakitan, bitaw boy, ko nga, pastila, no? Kanang, isa may di gusto kang kami mga abogado, boy. Mangwarta mang ginang abogado, di ba? Kapot na niya na mangwarta, boy. Makasabot mang gipugkuana, di ba? Pero ayaw, anong, ayaw ko na bugas, yung ilugon pa sa pagkaon sa lamisa sa tao. Ang bugas, ilugon pa niyo, dapat manghatag, manghatag bugas. Kanang nanawagan sila, nanawagan, nakadungog ko. Ngakin sa itong mga arang-arang din ha. Uy? Mga arang-arang ko, no? Inyong silingan, tagae. Panabang mo. Kung ako rin mo yung mutawag na po ko. Ayaw mo gulat nga, masilingan karon kamo diyan mga tindira na doon ay gamay ginansya. Para mugaan atong dugan, panatag mo siyang silingan. Nanawagan ko karon nga itong mga arang-arang karon nga, abin niyo, nakabalik na kay MGCQ na tab. Kan kayo mga bugas karon. Panawagan ko po, hangyo po, panatag mo. Pinagmay, makahatag mo dyan, pinakabusin ng silingan. Dili ito rin, humantag-hatag atong Marso, Abril. Karong may pinakatindi kay abin nila nakabawi na, wala pag hapon boy, wala pag yun. Wala pa. Ang manawagan, tapos ang sakita na ako, na ang manawagan, opisyal sa Iligan, manawagan nga manghatag, unya, di alaw ang 11 million, kini 60 million na. Wapa to'y labo itong 30 million boy, wala po'y papi nga nakuha itong 30 million bitaw nga, pimiro nilang palit o bugas, 30 million. Oo, oh, katong sa kwan, calamity fund ba to? Oh, wala ko, wala mako kay ang mga nag kanang naa siguro
gihikap po sa konsensya bitaw kanang naa sa sulod ba nga. Well, mangita pa sila, mangita pa sila. Pero nakuhaan ako nga, naghilak in town siya hatag ato, isumbong rin ko katawan na ato, di ba may kasumbong ato rin? Ikaw na rin sumbong ba? Nga, ang gitagaan ini 10,000 recapitalization, 2017, isumbong ragod para mahadlok po sila sa katawan. So, muna akong gihimo, boy, dili ko makig-away sa Vicentino sa administrasyon. Gusto lang ako, mahinuklog ba? Wala may himpit na to. Di pa man, may panahon pa man mabago mo, na kung gusto pa ninyo mabago, ako hangyo, gani, ipatawag nila karon, gusto mag-press conference sila. Kinsa may nagpili ining tag-10,000 recapital, ganun siya may gitagaan. Dali, gusto ko maminaw, ana, na nagbago ba, ha? Pero ipatawag nila sa, kan, imbisigahon nila. Kinsa nagpili ining tamana? Nganong wala man niadto sa suda o kanang dagko nga mga, nganong wala mong niadto? Nganong man gipalit niyo 1,300, nga tag 1,050 raman din eh. 11 million nga ginansya, na gusto ko madunggan ka na sa ato mga leader karon. Then, masinuklog ba? Ang dakbo yan si Ligan, dili ilaha, kundi iya sa katawahan. O sila din ha, mga public servant, sulugoon, na sila din ha, para mo sakripisyo. Kaya kung dili sa gustong sakripisyo, mag-pribado citizen sila. Di sila obligado nga mo sakripisyo. Pero, hangyo na ko ba eh, papukaw lang sa ako sa ilang, dengan akong higala di, although, ako iwan din yung naikonsensya, no? Di po natanan, wala konsensya. Pero, kapag yung mga responsable ba, nga, ikapon ba rin, gusto na ko madunggan karon. Kinsa kaning nganong gipili kini kini nga supplier nga 10,000 recapital nganong mang 1,300 nga 1,050 man day nga gusto nako madunggan aron mga tao dunay tay paglaom mababago pag gidi ay kita criminal boy pwede man mabago kita tanan pwede man mabago so ako hangyon ta ba kanang base din pagsumbong nako boy although di makaisla maminaw diri nga istasyon boy kay man kanang tapos sapika sakit diba? Man sakit kanya-kanya man di ba nya pero nama ka sa Facebook boy di ba ipangkar na paminaw karon i-share nila ni tanawa ra gud wala man koy kanang pagdumot boy sa pika sa administrasyon ako na ba kanang gibati lang ko frustration ba kalaay ka kahiubos ba nga wala ko mag alamin na tong mga tao daghan kay nasa kritisyo kay tanari mo bago ang kapiling ba nga dumpagon ang korupsyon kunya ang sangputanan, mao ni kung kining bugas nga 60 million, unsa pa kaha ang lain pang proyekto, ang uban, naisigutan na ako boy, kasi ang berkato, ang civil treatment, nasunod ni kayo, naisulti na ako, pero kining bugas, ilugon pa ni mo sa bitaw sa mga tao, niya karon, hatag na pupuno dito sa Tipanoy, mo nang, yun ko, kuma na po. Ano? Kinsa na po supplier ini? Tag 10 kilos na ba ni? 10 kilos? Wala, dili ni katubitong 25 kilos nga giripakpak ni. Gawa na daan, 10 kilos na daan? Oh, then mura ganyan, nilipay na, mura na, sa kaservisyo niya. Wala na nga nga. Ipakita gito tan transparent ba nga? Kung hangyo nila karon, magpamingkwadan, maabot na sa ilaha. Naiman po yung mga supporter nila nga maminaw po siya sa station, di ba? Objective ba? Naman maminaw. Daghan man sila maminaw na report po na sila dito. Try na itong hangyo sila, be. Pwede ba nga i-post niyo sa Facebook nga ang tanan dipalit nga mga goods, no? Mga bugas, inapan, tools, PPE, medical, nga dipalit, gikan pagsugod sa COVID, pilay amount, dayon sa mga supplier. No, makita niyo sa mga tao ba? Di ba? Pagpila ang presyo, bitaw? Then makita mga tao, transparent di ay. Di ba? Aron makita sa mga tao, aron makita mga tao, ganang, mabago ba ta? Mabago ba ang takay? Magsige lang tagpili o kuhan niya, maurag niya po na itong katiling ba? Luoy ba? Luoy ba? So, katong, wala niya ako, boy. Katong supplier, attorney, katong supplier nga, kuhan yun, ha? Katong supplier yun nga, kanapitong gikas, legit yun ba nga? Dili lang, jismil ang kagpahunan. mo project og dihag pitinda ko amo mo supply dihag pitinda ko ang kantidad 60 million boy 60 million sus kana lang boy nga nagpaminaw karon kauna ay bahala kay sunan post mo mo public opinion ba mag text mamalandong then ako natay kaila higala sa sulod istoryahon sila nga pwede ba pwede ba ta mag mahikap ilang kasing-kasing doon na ba yung mga pagabuhaton nga forum bitaw boy nga hopefully matandog sila din. Ilan i-conduct bitaw na itong itaon nga. Ano yung inima taon? Kada lang boy, akong paambit okay, boy. Aro, hindi na sila madingla na po na ng natagpulo kilo dahil sa matuura. Napaloyon ini.
Kan ba sakit ba? Lain. Oh. Ano na? Inuna ko sa akong mga nagpaminaw, labi na sa pika, nasa administrasyon nga. Wala na, wala na, wild na sa Tony Zaragoza na, suko na. Wala, wala akong mag-wild, ha? Wala akong nag-wild, natandog lang konsensya. Gusto lang akong pahinuklogon mo, basin pa. Ako may panahon na bago pa mo. Dayon, alagaran sa gikan sa kasing-kasing ang pinuuray nga tinuha, pag-alagad sa katawahan. Atop ni, aron, boy. Naay, kinsa ng supplier na? Ako i-mention boy sa sunod gayon. Ah, sige, sige. Tagaan ako gamay ng allowance boy. Dapat play. Kwan ba? Pero wala ka bala ka boy. I-mention ako. Hindi mo. Kausap nagpaminaw sa sunod ngayon gayon. Ha? Okay, okay. Sige. Sige boy. Dasan, salamat boy. May buntag ka natin. Salamat. Ang galing atong sa bugas, no? Sa bugas, no? Sa netabo, sa bugas. Attorney. Oh, sorry, naputol attorney. Oh, padayon ta attorney. Galing nga, tagiya sa suda ba? Ang sudan sa iligan, imbis na lang sa ubo sa sitio lang sudan ang ating dahan o budiga, hindi nangibigta sa iya, kaya maghihimo lang o dami. Subot pa ito, 6 mil, ha? Katong dami, attorney, sa sudan lagi hapon ipalit. Wala, walang sudan, basta ang iyahang, ang iyahang katilo, isa kailangan ng dami nga, wala, kailangan. Okay, so sa iya tugikan yun, no? Sa iya tugikan, no? Pagkakalat, yan, kung tangan mo ni middleman dami, aron nga, one, uginan siya, o mo ba ito initial na kong findings, kadang 1,300, na kayo dagang natandog na sa babaw na nasi piho na kami, na pagi 1,500, so ang pagkakalat na hatag na ito sa ako, kanila 1,300, nagipalit o 1,050 ang sako, sa susang magingon ni mo, attorney, dool ra kayo ang soda, no? Ihilog pa ang bugas na kanuna sa public, ihilog pa d'yon, kay kawatong pa d'yon. Kaya nga, no, kinang ako nakuha nga papi nga 1,300, ipalot sa soda 1,050. Diba? So, kinang ginat siya kada sa ako, Glenn. Oh. 250. Almost 25% ang kwan. Ang ginan siya. It's around 11 million, I think. 11 million. 11 million. Oh. Wala pa tayo labot sa una, no? Katong permiro nga sa France. Kani atong gisgutan, attorney, bayanihan grant pa ni sa bayanihan grant. Oo, ang 11 million, i-divide ni mo 1,050. Pila unta mapalit? 6 million, kapin. 10,700, kapin. Sus, kumana pila ka barangay na siya, mga ano? Chismil ka pamilya, nag-ilogan din sa bugas, kaya ang tuyo mo ginan siya. 10,000 ka pamilya ang gihikawan ani niya, no? Chismil ka pamilya, suba ka chismil, hindi ako nang buwaon ang 5 kilos. So, napinil na kayo, talaman nila kulang kilo. Oo. Di ba? Oo. General. Yan, dili. Kita nga katawahan kay nagpakahilom. Umana itong ituyi ang itong mga leader at itong pasagdan. Tinod. Ang mga batanon, na-busy yan ang social media. Ito, revolution pa lang ni Jacinto. Sila'y 23 anyo, sila si Bill Pilar. Revolution ang tatay, hindi na wama. Revolution na patay. Revolution, wato si Tihol ba? Muli ho, ginagawa. Ikaw may matagiyan sa City Hall, kamuha na mong sulugoon, public servant, wala ang taning abuso. Wala ang taning pag-ilog. Ihilog pag-ilog ang bugas sa kanuna sa pobre, ihilog pag-ilog
Lagi pa niyo, komisyonan pa niyo doon, ang dami, pagtakaw ako, isa man yung kukulikta sa 60 million? GH2 company, GH2. Ato ibalik, GH2 company. GH2. Oh, attorney, no? GH2. Pero wala yung ngalan sa tagiya. Unsa ba? Nay ngalan. Ngalan, empleyado ni ito, siya ka, empleyado nga tao, ang usan po siya, hindi man. Okay. Bugas. Tinod. Tinod. Mauli siya, Noel, o ka-recover ng Glenn. Si Bernie. Padilla. Mauli siya, Noel, si Robin Canoy. Tungsot niya, masagaron. Mo'y makapukan. Itong kagawasan. Ang lungsot niya nasayot, mo'y maghatag ligon sa itong kagawasan. Ang lungsot niya, masagaron. Ang itang ganan, masagaron, apil ko. Ngati na katulog na konsensya na gitagaan ko na miingon ako ni isang niyaw ragod ni ipahibalo ragod ni na sukura man niya pagpahimulos kining Angay na gid may balan sa katawhan na attorney kaning mga nagkaitabo karon attorney lisod na bugkayo ato paning padayunon kay kita may apektado ani kining bugas atong tanan tinapa kana mo ni permento magaton ni oh di atong i ang paminaw karon paminaw mo ang papel nga giatag sa ako screenshot gidikturan ba now kun imo ni ato sa korte dili ni gawaton ni kinahanglan man ni og kanang original certified copy so kinahanglan ato sa tao ang mga original ini certified copy Ngayon, kinahanglan nga. Atong ngayon, pinabakatransaksyon. Yakin GH2 mo'y nakadaog sa mga transaksyon sa kwarta sa iligan nga mo'y gitagaan sa mga
So, pinakaw ni Hagit ang mga Pitano kung akong si Hagit ang tarong, wala may mga tarong. Oo, kana, usan na. Kung sila nyo, wamilapot ka na, o sige, ako ni Hagit sila. Ato pa ng inigyan, tarong na itong tarong niya na. Ipatawag din ninyong kanang accounting. Ipatawag si Attorney si Maoy Saba. Ipatawag si Patrick niya sa kanang Dunyes. Usa maning namay na ngayon naman, ano maning bugas mani. Correct, correct. Oh. Muna itong Hagit nila, attorney. Hagit nila. Hagit nila. Na attorney ba? Isa lang. Kaning og pananglita no, usa ka private individual moadto sa City Hall, mangayo og mga papeles no, mingon jag. Pila man inyong gigasto ani aning COVID-19 makapangayo ba ta na? Is it our right to ask for information? Katawanan kay nahimot ko ba primero wala ko tayo no si, dati naman kong city councilor dating city administrator o nakakasaya ko hindi ako tanaw na kunsa di ba oh, oh, sakto dito ka na kuan mag na na sa excuse gamay nga wa dili sila kahatag gidinay ako sulat makatawa ko muna una nga patay ako abogado gidinay ko wala lang buod na purpose pa niingon ko dili sa ko tanaw kon ikaw bitaw na magdumala ka ako makasabot lang idon ta ka ako masulubuan bitaw ka ang sidat kasi tiyol di gigi mo ako mana ang atumatan ni administration ma Pagkakunay na si Mayor Yanis, wala na si hindi na mayor si Senyor Quijano, hindi na mayor si Lord kaya mga vice mayor, hindi na kung siya pa yung ramagigil na ng City Hall kung nga ako pa ngayo uy, nga si Atty. Sargos ang tagaen yan ate, hindi na ba ni Ato si Atty. Kung na, usan ako taxpayer iyatag na gumatay kita ako, hindi rin yes, sakto ano mga itago niya dyan ano mga ngayo, hindi na yung gaman ninyo public document na nga, di ba? Pinoorang palagani, ang balaon na ngayon, pagyot, dapat doon na sila yung piston niya, i-box. Diba? Ganun yung system, baga magkagandaw. Oh. Ang
I had a meeting with the back members, the TWG and the secretariat, and we decided to come up with a statement. Okay, whether we like it or not, although not directly, but BAC has been affected and threatened. No? The integrity of BAC Iligan has been threatened by the allegations, the sweeping allegations of people who really do not understand the procurement method of the city of Iligan. Now, I will read to you the official statement of the Bids and Awards Committee, Iligan. In response to the allegations made on the procurement irregularities on COVID-19 procurements and on the 2018 COA audit report. Just recently, some Facebook pages and groups administered by political personalities in Iligan with various personal agenda are spreading posts alleging irregularities or assumed graft and corruption in the procurement of COVID-19 related purchases as well as purchases in the year 2018 via the COA report. In fact, known opposition City Councilor Belmonte delivered a privileged speech in one of the sessions of the Sangguniang Panginoon on this issue, of which she relied mainly on those what is being posted in the Facebook, without verifying first their truthfulness from the official documents in the city government of which she is part, being an elected official. No one but we, the members, the TWG and the Secretariat of BAC Iligan, are ultimately wounded and threatened in this controversy. Because whether we like it or not, the allegations are directed to us individually as a collegial body, managing the procurement machinery of the city governments of Iligan. Likewise, this issue, which has no other motives except political, have affected us, the members, including those government employees and staff of the BAC Iligan, who are frontliners currently attending to the immediate needs of the city government and the people of the city of Iligan at this extraordinary time of the pandemic. Despite our limited time due to the crisis, BAC Iligan adheres to the policy of the city government on transparency and accountability to respond to the allegation, including the spread of fake news. Being an independent body, primarily responsible in awarding contracts in all government procurements, and in ensuring the qualifications of all participating bidders as provided by the Public Act 9184, otherwise known as Government Procurement Reform Act, allow us to answer one by one those issues. First, on the alleged overpricing on rice, 25 kilos. According to the allegations that the procured rice was allegedly overpriced by 250 pesos from 1,050 as the alleged selling price of soda to 1,300 of JH2. First, we have to ask, is the 1,050 price the current price at the time of the SEQ or MCQ or just today's price? Second, with the ongoing pandemic, the BAC Iligan considers that situation during the bidding processes that there is a high demand and limited supply of rice from all over the country. Despite regulations from our government agencies to control the price, but by the law of supply and demand in our free market economy, it is clear that prices of goods and other commodities are increasing. We also consider that most suppliers in Iligan, including soda, prefer cash over government credits because there is a stiff competition among the producers, suppliers, and buyers of rice anywhere in the country at this time of
the crisis. Second, it is a common knowledge to everyone that government procurement system is too different from private procurement system, which pays in cash, with limited documentary requirements. Due to the government accounting and auditing regulations, including the documentary requirements set by RA 9184 to ensure propriety in all our public transactions, it is always expected that it will take time for the government to pay its suppliers, including the required policy of outright withholding of taxes in all its paychecks, in addition to stringent processes and documentary requirements compared to private transactions. We can never shorten these mandated processes, and we cannot pay in cash to our suppliers. In fact, even SODA, when it deals with the government in the year 2016, has already pegged the price of its rice at 1,250 per sack. Here are pictures in 2016 purchase order. SODA Trade Corporation at 1,250 per sack. This is the receipt, June 9, 2016. You will see that there is the unit price of soda is already 1,250, the 25 kilo sack of rice. This is in 2016. And there is here another document to prove that. No? 1,250, this is in fact signed by no other than the former acting mayor, Roderick Marzo, in 2016. Now, mureklamo pa ta 1,300 in 2020, an increase of 50 pesos, and during the pandemic, and there was shortage of rice. Like most of the suppliers in the city government, most likely SODA is considering the realities in public transactions, that its money's worth are always at stake due to the inevitable bureaucratic requirements and processes. Hence, they are offering prices during the bidding much higher compared to the prevailing prices in the market. Now, after 4 years and during this time of stiff competition, these political personalities are now complaining that the awarded price is at 1,300, an increase only in 50 pesos, and allege that SODA has much lower price. Kindly read the attached documents where SODA's price in 2016, as here, that for a 25 kilo rice was already at 1,250. But Iligan would really like to hear the side of SODA on this issue, as its establishment is being used by these political personalities in their attack against the current administration. Further, much that back Iligan would want a lesser price and more accredited suppliers to participate in the bidding. But by public policy, the city government will never pay in cash and does not have the luxury of time to seek other government accredited supplier, nor have the authority to compel non-accredited suppliers to participate in government bidding at this time of the pandemic. Now, 1.2 on whole chicken, barbecue, styro packs, 1 tetrabyte eternal hard drive, box of nails and all, the COA report 2018, which they said the chicken is at 600 per kilo, the banana queue is at 21 pesos each. This is our response. First, notice that the COA report, there is no mention there of overpricing. The members of BAC Iligan are indeed saddened by these allegations, since the 2018 COA report was thoroughly discussed by COA Iligan and the concerned LGU officials, including Attorney Leo Zaragoza, who during the exit conference sometime in January or February of 2019. He was the city administrator then at the time and the BAC Iligan chairman. Attorney Zaragoza, representing his office and the BAC Iligan, is aware of the position of the city government on the report of the COA. In fact, the position of Iligan is reflected and mentioned in the COA report. To clearly discuss these allegations, first the items listed in the screenshot ledger and the prices therein are just summaries
of the originally approved purchase orders. It did not show other actual items being purchased. For example, the 294.61 kilos of whole chicken priced at 179,650 does not say it all. Someone claimed that the banana queue is priced at 21 each and the chicken at 600 pesos each. These political personalities and their allies with intent to confuse the public just simply read the single item mentioned and then divided it to the total price over the kilos of the items procured, and bingo, they erroneously concluded that the procurement was overpriced. It's 11 o'clock. Indeed, if one will simply heed without verifying the malicious imputations of these politicians or allies, then it will appear that all the items listed here in the COA report, all these items, no, listed in this ledger will be overpriced. If you will just read the items and compare the prices, you will conclude that all of these items are overpriced. How come COA did not say it's overpriced? Because this is merely a summary, no? This is not the total items being purchased. Now, I would like to show you pictures which are the original POs of the barbecue, the bumbay, and the styro packs. You will see that they have other items included, and that will explain why the allegations of these political personalities on overpricing are malicious and without basis. You may just notice a small difference in the total amount simply because in the COA report, 21,000 ang banana queue. But here in the PO, it's 22,000 simply because the taxes here are already deducted. Now, let me show you. Here in PR 146-4603, banana queue cost 1,000 pieces is 21,294. Now, if you will just simply look at it and then divide the 1,000 to 21,000, you will, of course, immediately conclude, ah, tag 21 pesos, it's banana queue. That's how simplistic they read. No? Malicious imputation. I will show you the original purchase order. The banana queue is only 750 each. Na ay kauban nga, Coke mismo. Of course, as Filipinos, when we give snacks to our visitors, we do not only give them banana queue, but also kataban pa na ang soft drinks as its partner. So in this purchase order, there is a Coke, 15 pesos Coke, then 750 ang banana queue. It's not 21 pesos, it's only 750. Now, another one, bumbay, cost at 2,716 for 1/2 a kilo. That's not correct. You will see bumbay is 1/2 kilo, is only 70 pesos here. Naay kamatis, loya, bitsin, saging, bulag, isda, uling, lubid, swasing, asin, pork belly, pagyud. This cost around 2,716. Pero kung makita nimo sa ledger, ang makita nimo diri bumbay lang. Bumbay lang ang makita nimo. But if you look at the real PO, you will see all other documents. Now third, styro packs. Mahal ko no kayong styro packs, but you will see all other documents here. Oh. Na ay drumstick, na ay mineral water, na ay bumbay, na ay ahos, aksal, and so on and so forth. Cost around 156,000 plus. Another one, I will show you. Katong cooking oil nga ilang gikuan. Ay nagpalit rabay yun, ay nag-request rabay yun ani, ang isuon po ni Atty. Leo, si Ma'am Laura Fe. No? With due respect to Atty. Leo, who is my friend, at to Ma'am Laura Fe. Let me show you the cooking oil nga naingon sila, tag 14,000 ang 2 gallons. No? Cooking oil na apay, brown sugar na, na peanut butter, angkor, firewood, basin, kawa, peanut. This was used by the women's. Oh? And then they will say cooking oil alone is 14,000. No, we should not see it that way. The report of the COA is only a mere summary.
only the first item is reflected here, not the total item. That's sweeping statements, no? Buck Iligan is swept and wounded and threatened by these malicious reputations. Now on the middlemen. COA report mentioned that purchases made in 2018 are irregular due to the presence of middlemen participating in government procurement. This report is true. This report is true. We will not deny that. But this report is not only in 2018, but this is happening since time immemorial. Since the time LGU was born and procurement was made, there were already middlemen. Not only in Iligan City, but also in procurements in other local government units. Even Attorney Leo Zaragoza was not able to reform the system during his term as chairman of the BAC Iligan and while he was the city administrator. But we truly understand him because it is not as easy as it appears to be. And this has been without a reason. The irregularity, however, does not automatically mean that there is corruption. Because if there has been, COA itself will be the one to file a case on this matter. The irregularity in the COA report merely suggests that a possibility of a disadvantageous procurement because it could have been advantageous should the suppliers be of prime qualifications. While BAC Iligan would want prime suppliers to come in and bid in the city's procurement, yet we do not have the authority to compel everyone to participate in government bidding. In a free market economy, an establishment with non-qualification set by law and accredited by national agencies can solely decide whether to participate or not in the government bidding. Unfortunately, very less prime suppliers in Iligan participate in the bidding since time immemorial. No? That's why that is what we are working here in BAC 2020. Fortunately, more and more prime suppliers are now coming in. COA knows that because we have been in continuous discussion with them on this matter, COA knows this since the very start because we have been in continuous discussion with them. BAC Iligan is aware that government bureaucratic processes during bidding and during its payments takes several times and period compared to private transactions. Sometimes the payment takes 3 to even as far as 12 months plus the taxes that is automatically deducted in their paycheck, which goes as far as 12%. Attorney Leo Zaragoza is aware of this, being the former BAC chairman of Iligan. It is for this reason that together with the Accounting and Budget Office, BAC 2020 is reforming the processing of payments to make it faster and more efficient suppliers to participate in all our biddings. This is what BAC 2020 is working on now, but it also understands that it will take time to eradicate what has been practiced and ingrained for a long time in the city government of Iligan's bureaucracy. This has happened not only during this time, but already happening a long, long time ago. And to undo this one will also take time. Middlemen suppliers are one of the economic agents in a free market economy. As legitimate business establishments, they buy directly from the supplier and sell it to the market. In a capitalist economic system where competition of the prices of goods and services is a common feature, these suppliers who engage in business between the producers and the consumers is a common and persistent economic activity. An example for this is the case of our farmers, where the Department of Agriculture has long been trying to compete with the middlemen by directly buying the produce from the farmers. But until now, middlemen are still thriving because they have the capital to provide better offers to the farmers and agricultural producers. And they have efficient pricing to the satisfaction of the consumers in competition with other suppliers in the market. In a free market economy like ours that guarantees economic freedom to everyone, there is no existing law that provides for the eradication of middlemen suppliers. They have their business permits and possess all the necessary papers required under RA 9184.
they pay for their taxes, submit the documentary requirements set by law in order to participate in the meeting, and will go through a long and unwinding government bureaucracy, willing to wait for several periods in order to be paid. This is the reality of the procurement in the city government when we came in. And as I came in as chairman of the BAC, this is already the reality. And that it will take a long process involving national and local news in order to reform the system. This is not only true to Iligan City, but it is also true to many, if not all, cities around the country. Even Attorney Zaragoza has approved the participation of Chris Jen and PG Ventures, which his followers malign as middlemen. Here, you will see a document signed by Attorney Leo Zaragoza. Here is Chris Jen, here is PG Ventures. Rice at 2,500 per sack. He signed it, and yet his followers are claiming this suppliers as middlemen. Yet he himself cannot get away with the middlemen. No? Bukas ngani ani 2,500 per sack. It was nothing mentioned, but even if it's 50 kilos, granting it's 50 kilos, it's 50 kilos, yes, 2,500. So how much is one half? 1,250 still. This is in 2019. 1,250. He signed this, oh, his signature. His followers called PG Ventures and Christian as middlemen. And yet, he himself cannot do away with middlemen, because to outrightly remove middlemen from the procurement system of Iligan would hamper the procurement of Iligan, because no or very few prime suppliers are bidding in Iligan City. Kung aton ni silang kwaon, malamang maglisod na sa procurement, and the services of the city to its people will be hampered. No? So dili ning ana kasayon i-remove ang middlemen. The irregularity, let's go to the next page. While it is the policy of the current administration of the city government of Iligan to transact with prime suppliers, yet no one can compel this establishment to transact business with the government and participate in public meetings for reasons stated above. Further, BAC Iligan is neither tolerating so many middlemen participating in government transactions. Hence, the reforms we are initiating now. We have been initiating now. We are busy initiating reforms in the procurement. We are indeed inviting prime suppliers to come in and bid at competitive prices, advantages to the government. However, to attract these prime suppliers is to make our system very efficient first. And this is what BAC Iligan is doing currently. So far now in 2020, more and more prime suppliers are coming in and participating in the bidding, and that is good news. Even COA Iligan knew na diri sa Iligan wala gani tay less of lease of venue, kanang magparent sa ilang venue with meals. In fact, mag-seminar me in 2018 dito Manila dalhon sa Tubod. Kay maulat to yung na-infield jeeps. That's the situation. But now, we already have two suppliers who can give us the venue and at the same time, the meals. No? And we can have seminars therein. Before, there was none. Even COA knew that. COA is aware of this. No? Now, on the JH2 general merchandise, on the regularity of JH2. So far as BAC Iligan is concerned, our records will show that JH2 has been a supplier in the city government for a long time. It is accredited by the Philippine Government Electronic Procurement System, which is an attached agency of the Department of Budget and Management, the DBM. It has a rice permit from the National Food Authority and has all necessary documents allowing it to conduct business transactions with the city government. BAC Iligan finds no reason to disallow JH2 to participate in government's competitive bidding.
since on its face, all its documents required by law are regular. Further, it has also delivered the items indicated in the purchase orders awarded to it. On the political person as dummy of JH2, Bak Iligan does not see any political figure backing up JH2, because should it have then it would be a cause for its disqualification for reason of conflict of interest. Should there be a clear evidence which prove on the allegations of political backing, Bak Iligan will immediately act on it, as this is contrary to law and public policy. Every member of the Bak who is a regular employee of the city government and department heads are independent members who can vote for JH2's ouster for reasons of conflict of interest, should there be. On its capitalization, JH2 is an establishment which ownership is classified by law as sole proprietor, which capitalization is backed up by its own personal properties. Unlike a corporation wherein it is not allowed, in a single proprietorship business, the owner and the business establishment is one and the same. Hence, the personal property of the proprietor can be alien to its liabilities, should there be. So far, JH2 has delivered all the awarded orders demanded by the end user in the city government. Lastly, Bak Iligan commend the people in discussing this matter publicly. Let us also be wary of the political rhetoric of some politicians with electoral agenda who are maliciously judging the concerned officials of the city government and members of Bak Iligan with corruption. As people, let us always be critical with these misplaced passions of these politicians. It is important that we have to read, comprehend, and understand the report carefully with verified official documents. This has been discussed by COA in 2019 with no less than the city mayor, the city vice mayor, the accounting, the budget, the treasurer, and the 2019 city administrator and back chair, Attorney Leo Zaragoza, who should have explained it well to the people. I was not there because I was not already the back chair. He was there during the exit conference. And he knew this, and he should be the one to explain it to the people and not cause havoc among us. The report has been accepted, but as we have said, it will not be as it is without a valid and deeper reason. The LGU has already explained its side, as reflected in the COA report, and is currently initiating measures to carry out the recommendations of the COA in reforming our city's procurement system. Bak Iligan is fully aware that in reforming the city government's procurement system, it cannot immediately outmake a practice that has long been the norm of procurement since the LGU was born. But it is fully warranted that Bak Iligan is initiating corrective measures anchored on the basic principle of this administration to be transparent to the people as much as possible, especially resulting to the increasing participation of more prime suppliers in government transactions. To the political personalities who are publicly indicting the city government in the social media and other forum using fake news to effect a trial by publicity, we are asking, the Bak is asking you to reserve your political agenda once this crisis will end. Set aside first your ambition in 2022, where the playing field is fair. Not now, where everyone has limited time to counter your baseless accusation. What you are accusing us is not fair to the members of Bak Iligan, who are doing extra mile just to attend to the needs of the people brought by this crisis. Time is the most valuable resources we have in the government, and all your unfounded allegations have caused so much delay in our works. Not to mention the stress that we are receiving each day. Further, it is not only gravely hurt and involved a lot of people who are not at all part of the process, but worse, it hurts those who have tried to rectify things up. It is not only the LGU officials that are pained on this issue, it is the whole city.
because it shows our character as to who we are as a people of Iligan as we face this worldwide crisis. Like in a family confronted by an extraordinary crisis, a baseless attack of one member is not only untimely and aggravates the situation, it is purely evil that will indeed affect our kind of dignity and integrity as Iliganos. We are a family. Let us like one at this time. This one? Yes. Administrator. This is 140 sacks of rice at 2,500 per sack. This is 50 kilos. Clarification. He told us that all suppliers, like for example, NICB 33 Park, Advent Supply, and General Merchandise, nice. Chris Jim General Merchandise, Jim Merchandise, General Merchandise, JS2 General Merchandise, Carnihan in Australia and General Merchandise, We Marketing, DJ Ventures, Cafe Alpina and General Merchandise, July General Merchandise is no EIRCOR and Phil James registration number. That is not correct. That is only that's why we need it being clear. So we say no BIR, that means they should have not participated first in the bidding. Now, since they were able to participate, they have BIR, except that during the submission of the documents to COA, the BIR documents were not attached. So that's why the remarks there is no BIR. Ang mahitabong maguna na, pag no BIR, ibalik na sa amo sa COA, then to ask us of the BIR certification. The fact that they have field jeeps, the fact that they have business permit, that means they have BIR registration. Because you cannot get a business permit or field jeeps if you don't have a BIR registration, if you don't have tax clearance, they have. Except that when the documents we submit to COA, wala dito na attach na ng mga documents. That is why ang remarks sa COA, walay BIR certification. And that particular, for example, in a particular purchase, particular procurement, wala dito na attach yung BIR. But that does not mean na wala yung siya yung BIR. He has, except that wala lang na-attach at itong particular procurement. Unang ang comment sa COA is no BIR on this particular procurement. So, nakita ninyo, dili na to basahon ang report sa COA as it is nga wala na to masabtan because there is other meaning to that, no? Like kanang ilang remarks nga no BIR on a particular procurement na, pero dili both pasabot nga sila mismo as an entity walay BIR certification they have, except that in that particular procurement, wala na attach ang ilang BIR. Motong i-comment ang COA na no BIR. Ibalik na sa COA for, to us. Then ask us for a BIR certification. Otherwise, mahimo na siyang notice of suspension or di pa yun na makomply, the notice of disallowance. That's how it works. So many to say that there is an inconsistency. There is. Because of the during the... The report, Magwan, their report is sweeping. Pag makita nila ang report dito face value, they see the report in a face value. Kung unsay nakasulat dito, mauna na yun. Like for example, give you an example, this one. Banana queue at 21 pesos. Kaya ang nakasulat diri, banana queue is 21,294 at 1,000 pieces. Ang nakasulat lang. Now, people would assume, mauna na yung report. This is merely a summary. If they are not in the discussion during the COA report, they would not understand that this banana queue has an inclusion of Coke. That's why it's 21,000. Diba? If you read this report sweepingly, you will come to think, 1,000 pesos banana queue, 21,000, so like 21 pesos each. We will not read that way. Dr.
ang sabon ba agrabe na ng sabon na makaputi na si Wukay na kagrabe na makakamahal. As I've said, daghan pag mga documents na ipatira sa inyo. Puno na. Hindi lang mao. Like for example, kartong na kong ipatira sa inyo na Bombay. Basically, cooking oil. First item. First item lang. Yeah. Kay, if you list here all the documents, like for example, this one. If you list all of this here, just imagine how many procurement is that? Dayon, pag one pages each. How many pages will it cost? Procurement lang. Oh, procurement lang. Title lang niya ang naalingi. But this does not mean na ma-orgid niya ang iyang ma-orgid palit. Like for example, attorney, to make it clear the issues of rights now. Oh. Ayun lang, Gingon, that was 2018 also, no? The annual report of COA. That the price is 199,680 pesos, 20 sacks of rice. So that's why ilang divide into 20. Muna ningon sila nga ang one sack of rice is worth of 9,984. So again, as I've said, in the PO or in the PR, there might be other items included. Hmm. We cannot rely on this report because this is a mere summary of the purchases made by the city government. If you really want to see the value, these values and corresponding items, makita ninyo sa PR. Morning, like for example, this cooking oil of, this is 14,000. Kung naani sa report, ang mabutang diri 2 gallons of cooking oil, then maayon na lang kung mabutang ang etc. And then the price is 14,000. Masyagyod ka. Nga nung 2 gallons, 14,000 cooking oil. If you will look at this lang, sweepingly, makaingong ka-corrupt ang government overpricing. But if you look at the purchase request, you will see that there are other items. Indicated there. Pero attorney, sa pag-check ana sa kuwa ana ko attach na sila tanan. Naani tanan. So naatanan documents sa kuwa gi-submit na. That's why summary na lang. Being that there's clear misleading the public in a. Yeah, like this is misleading. Is there any legal cases that are to be, I mean, because the suppliers also are being pressured. Yeah, yeah. So, ano po yung stand ng LGU? That we still have to talk over with the mayor because on the side of back, medyo nasakitan po ang back yun, no? As an independent body. In fact, to tell you the truth, wala na nanghilabot si mayor sa among meeting, no? Kami lang yun ang nag-come up, I mean personal na mo nga among statement, no? Kay murag kami na apektahan yun, no? Sa politiking na nahitabo. We still have to see kung maka-file me of cases on the side of back, and I don't know on the side of the mayor and the vice mayor and the councilors. So still we have to see. I still have to talk with the members of the back. Kaya kami mismo naapektahan ako, personally naapektahan ko, may na lang ako mga anak, bata pa, dili pa sila kasabot sa mga postings, no? I will try as much as possible to put intact my integrity and honesty in this procurement, no? I don't want this work, but the mayor trusted me, so that's why I have to give the best that I can in this work. Are you aware how many times you shared over? Yeah, I don't know. 17,000 times. Yeah. I hope people with hearts will also share this one. No? This is the truth. This is the truth. No? And these documents are amo pa ning di kapoy pa kayo o kanang halungkat na dili na unta halungkaton ba. So we have to. Can you please show us the documents again? Atun sa 2018. Pwede lang mo mag-picture na ng attorney for What 2018? We will give you copies through LGU. Amo lang i kuani, amo lang i post sa LGU and then you can grab up everything. Okay.
unsa to siya nga mga purchases? Anong naatay kwan attorney? Naatay manok, naatay ang manok, if I'm not mistaken. Wala na mo nakuha ang wala na ko nakuha ang PO ana, but I have a let me see ha. If I'm not mistaken, ay nailaing gipalit ang manok. 200 ko ano eh. Let me see. Hindi na nga ko makita. Ang kanang manok na 600,000. 600,000 na na? No? Actually, ang gikuan na na around 2,000 people. If I'm not mistaken, naanay apil mga sibuyas, mga mineral water, kanang manok. Ang nauna lang ang manok. Pero naanay mga sibuyas, mga I think intended I think it's not a Roscaldo man siguro, basta ang kuana na is 2,000 people ang feed anay. Feeding program. Dili na ko makita ang PO, pero somebody told me nga kanang manok daghan pa na siya, apil pa na ang mga mineral water and all other stuff na in relation kay siyempre mo pakaon ka dili lang manok, mo pakaon na yun rice na anay tubig na anay mga panakot na anay mga napagayon siguro na yung mga styro cups, no, or styrofoam, ano. So, kanang manok na nakabutang, if you will see, sa lang yung kanyang report sa kuwa. Ito pa ito sa concert. Ito, parang nag-paragay ang people's day. I don't know if this is people's day. Well, I don't know if this is people's day. Correct, daily ni people's day. There was an important event, nga kuan ka ng manok. Oh, pero if you will see ka ng whole chicken, na siya itchitira. Attorney, how about katong sa mga saging sa unsa tong banana cube? Banana cube. Sa to snacks for... Yeah. Ang kaming banana cube, banana cube was used wala diri ang purpose. If I'm not mistaken, the banana cue was used in the during the inventory of NSC. There was a time that the NSC was inventoried by our people. Many came in from different departments. Nag-ato sa NSC o i-inventory nila ang mga items na nasulod sa NSC. Murag mo ito ipakaon ang banana cue ang cue. Kaya daghan man kayo ang na-appeal anyo buod sa kadako sa NSC. And then it will take not only one half day but whole day. So you have to feed people around twice siguro or thrice. So, but I think not 1,000 people are involved anyo. But again, if it's 500 people or 200, you have to feed them in many times. So mabot yun siya ng 1,000. So niya na kay whole day or 2 days niya siya niya activity. Ang pag-inventory ang nangyayos. Maroon ba ito? Banana cube? Banana cube and chicken? Kung ito yung lang dito. Oh, yeah. Sumaway nga press conference nga gitumbok gid para kanako, tuyo gid alang kanako para pag destroy kanako og naguol kayo ko para kan Dexter. Matud pa niya, may act gid kuno siya independently
sa back, ang back gig kuno kay nasakitan ba sila na ulawan. Dex, reminder lang ako ni Muni Dex, empleyado ka sa gobyerno Dex, dili ka political appointees, undang kag practice, kay gusto kang empleyado kay ma-secure ang future. Muna nagpang city administrator, nagpa-appoint ka as kanang GSO, kay gusto ka ma-secured. Part na kasi bureaucracy Dex, ayaw pag paggamit Dex, ngayon ka nga independently, di man ditaw akong, di man ditaw akong kontra, wala man ditaw akong kontra, pero ikaw yung unay, nga murag ang back, nga ingon ka, murag as if itumbok yung kunimo nga, aron ihulagway ko sa mga tao sa Iligan nga, sayot ko, fake news, ay magtuuan na, kay pamulitika na, ayaw na Dex, not coming from you. Public servant ka Dex. Ako as taxpayer, entitled ko musaway, entitled ko padayag. Ang right to information on matters of public concern, kabalo ka Dex, guaranteed na sa Constitution. Nagsulti ko para sa mga tao nga tag-iya sa City Hall, nga masayod, lahat itong kaso sa ombudsman, kung doon naman disinido mo pa ilong kaso, sa mga hingtungdan, sigurado kung dili man ikaw, kaya di man ikaw mo nagkana ng main issue ining GH2 nga mo issue, ayaw pag-appeal kay imang gamiton ang back. Kailan makikaw sa back? Di ba kumutuo nga si Ma'am Bebe Jimena, si Glenn Lungakit, si Incabo, si Doktora Balduesa. Muingon, muingon sila, sige, Dex, balusi si attorney kay fake news, kay pagkaulaw. Nasayod man sila. Sila Ma'am Bebe. Sa akong kausa, appeal sa imong kausa. Gusto na clean government. Kabalo man kung tarong mo diha. Ang mga buang diha, kanaram makumplot sa supplier sa sulod na mo'y makuntak ang mga supplier nga gabalik-balik. Nga, ipagawas ni mo karunod, pakita ka karunod, gulagway niya, ipost pag yun mo sa city government, murag as if city government nga ikaw mo'y city government, nga empleyado man unta ka, ikuha na ito na, Dex, dito tanas sa mga elected nga mga leaders, may tag-political appointee ka, makasabot ko, pero kanang kuan ka Dex, kanang empleyado ka, then ikaw mo spokesman para pag-destroy na ko. Ayaw Dex, ayaw kay sayop na, sayop na. Entitled ko mo sa way Dex, huwag ang mga tao masayop. Dami ingon nga dapat, i-demanda na, mag-demanda na sa ombudsman. Lahat itong forum itong ombudsman Dex. Ang ombudsman, dili tagiya sa Iligan. Kung doon ay gusto mo demanda dito, alam mo tubag ng angin mo nubag ining isyo, lahat ito. Ang ombudsman, ang tanaw na kung tungkol ka kulangon sa mga tao sa ombudsman, kamusta sa maksyonan, lahat po ito. Pero kanyang pagsumbong sa katawahan, mo itagiya sa City Hall, lahi po ni siya. Matter of public concern, dapat masaya ng mga tao. Ako kay nagpakabana ko, mitingog ko. Ayaw i-destroy nga. Pamulitik ka mo na. Kanang trial publicity. Dili ko sulti na Dex. Sulugoon ka Dex. Taxpayer ka. Kami na sweldo ni mo Dex. Kato mga political leader nga may na-determine sa policy, may musulti na. Kaya kung mag-ingon din Dex nga, kawatan ang back. Makaako ba kung sulti nga? Si Ma'am, kaibaluman ko sa integridad ni Ma'am Bibi Jimena, Dr. Balduesa, kaibaluman ko ninyo. Ang mga buang raman sa sulod yan ka ng kumplot sa sulod sa mga supplier, dili man ikaw, dili man kamo. Ano ikaw man? Ayaw Dex, ay paggamit Dex. Kumingon ka na ko, independently ni akong gihimo. Independent, sulugoon man ka. Ayaw ing nang, nga, ako rin nag-among back, nagsulti mi sa back. Wala pa akong magsulti sa back. Ang imo mang ilihis po ng isyo. Imo ilayo ang mga tao nagpaminaw sa imong kwan nga, ay mong tuwan ng atunay sa Ragusa. Dili man na yung isyo ng 2018 nga COA audit report Dex. Dili na yung isyo. Dito ka nakasintro karo kung nasakitan mo ang audit report sa COA, dili ako gihimo ana. Tanaw ni mo dili mao nya o makilabot ana. Nag-auditor mo ng COA, gisulti man nila sa audit report unsa ilang findings. Dili nimo ako ingnon anang audit report sa COA. Unsa ka mahal, unsa ka barato na dili na ko isyo. Dili na ko wa ko di oy, wa ko labot ana. Kun imo dang imo ko i-destroy nga tanaw sa Torres Ragusa na gipirmahan diri kanang nabo ko gi-award ya nabit nga wa man kanang abstract man mamirma magitantanan kamo lang mag-asbak chairman. Huwag man tayo labot, ana, Dex. Igo raman tayo pirma, abstract. Kung hindi mo tayong magpakita ta ka, kabalumas ng mga bibi, ang mga back chairman, pila ka po kipirmahan ako na, siguro 500 tanan, estimate na ko, sobra. Puro staken. Pag-assume na ko, Dex, mga early, mga last week sa January 2019, di ba? Pag hantog pa sa Marso, hantog pa Abril, dagkan ko kipirmahan, Dex. Sa panahon pa ni mo, ikaw pa'y back chairman, nga, wala nila ma-submit sa back, una pa nila gibid, nga gikauna.
humana ang transaksyon, humana ang activities, una pa submit sa back, di kumumpirma kay mapriso ko ini so humana man niya, una una pa submit sa back. Taken. Muna iyong kuwala na taken kutob ra dapat kaning ginangayo og clearance sa kuwang. Unsa man pirma ko ini, wa ko ilabot ini. Then karon iba hilagway nimo sa mga tao, pakita akong picture, pirma dito, nga tanawa, wala man lagi mag-question sa tunay sa Ragusa ang 2600 nga bugas nga TG Ventures. Kusa pa question ako nga kamulo man tag kusa may dili man mo issue for Dex. Sa pag issue nga kamulo pa man tag tuon ikaw maginaingon ako. Salamat sa mipuli kasi daghang problema sa back. Daghang kay palakasan sa sulod. Si ang piliun ra ni Duris kinsa baligyaan sa bid documents aron katuna mga suod aron ang pagbidding dili makaapil ang publiko. Daghang kagingon, unsa busang sige himo nako? Ha? Unsa may gihimo nato? Wala na kasabak. Pangutan nimo sa igimo. Pangutan nimo sila mang bebe. Sila Ma'am Luella may bituin. Si Glenn, si Atata Aktog. Unsa gihimo nako? Ang sekretaryat si Lia Sabadukya, si Engineer Sato. Nag-meeting dai nagpatawag kog meeting dito sa Cultural Center diya, sa Cultural Office diya sa City Hall. Agtag gabi tanang mga supplier gipangutan ako sa problema nganong dugay kay mobayad ang city accounting nganong sistema nga piliun ra tagaan og kuan kanang pabalon sa bidding pinili pila ra kabuk gabalik-balik ra ang makasupply moy mga lakas sa loob mo nang nagsulti ka ana mga gitabangan nato ha napatawag kog meeting dayon usay may problema wala di ay wala di ay annual procurement plan ang iligan gimando sa local government code nga maghimo tag annual procurement plan aron mo igiya sa pag-supply pagpalit aron centralized tanan sa city accounting sa city engineer sa agriculture sa city hospital centralized aron dili magkanya-kanya pangayog demand sa supply din sa bulb sa toilet cleaner unsa pay mga supply kanya-kanya presyo kanya-kanya kamang dito kay supplier nga makapabor giutruhon nato gusto to utruhon mo to gidiman nato nga dapat ang tanang department mo submit na sa ilang PPMP aron makahimo tag annual procurement plan aron centralize standardize ang presyo aron makabarato ang syudad. Ikaw nang tambag nga dapat doon na nay dugay ng plano nga dapat maghimo na gitag dakong budiga kay ang syudad sa iligan usa ka dakong korporasyon daghang kay mga departamento dili matag karon unya masigig palit-palit og mga gusto i-procure unya kay walay plano mukuha daan ug uman ulahin ang bidding mao nang imong ipakita karon sa mga tao nga oh na pirma si attorney wala siyang question na ng 2600 nga bugat dili man nay mo issue di ba. Dili man mo issue Dex. Pero sa dili pa nang istorya ng issue, kay imo mang ilihis ang issue nga murag mo man ang 2000 audit report man dapat ang kuha man imong isintro ana. Magpa press conference ka, pangutan ano nimong kuha nganong inyo man ang gisulti tanaw na misunderstood noon mi. Fake news. Ako ba nang hatag fake news? Dili man mo issue Dex. Dili na mo issue. Pero ako ipaklaro usab siya gihimo na to. Akong gigitawag ang mga kabalo. Si Joey Castro, si Agnes Maingat, kay kabalo man sila ni mga PPMP, kining EPP, Annual Procurement Plan, gipatawag na ako. Unsay sa ingon dito sa Office of the Mayor, ayaw na si Agnes Maingat kay kanang kontra na. Si Vice Mayor Jimar Veracruz, mingon ako, maayo na, kabalo na si Agnes Maingat. Usa akong pahimus lang. Kagisilduan man ni sa gobyerno, maayo man, may talent man, wala sa ako ng kontra-kontra, kaya nga to, kung sa to'y makatabang. Wa sila ganahe sa akong system nga unta, utruho na. Sige mo na to. Atong gipatambong ang city ang mga media imbitado nato si Jenner Cabanday si Dixie si halos kada bidding naa sa brigada si Albert Loyola naa utruho nato transparent ayaw ipakita karon da Dixie murag mislead nimo nga kanang nagpirma-pirma ko di ana sa kwan murag utan awa pataka malang ni siya ay mo tuo ini baka ko ni siya tunga sa Ragusa ayaw na Dix ayaw dili nimo na trabaho gawas pa ayaw ilihis ang issue diri ngano ang kwarta sa pandemic para sa bugas iagi pa og kanang middleman mo ni isyu nga nagubot ang katilingban kay misumbong ko kay ako nasyak ako nasakitan ko kay daan man ko magtigsumbong Dex sa katilingban mo reklamo man gid to kay gusto lagi nato pagkabana ta nagpakabana ako Dexter ha katawhan sa iligan nagpakabana ako sa diyang gibaligya ang IDPP nga nakapanag iya noon tatag planta sa kurente diya sa pila ka bilyon ang kantidad gibaligya lang 300 million kapin usa na kay gayuna nga duna nay planta sa kurente mapa-operate nato sa lain dayon mudawat og
abang o kita ang dakbayan sa Iligan, mabarato untang kurente. Suko kay Kudix, mahay ko sa kumahigala sa kaning administrasyon, mga opisyalis, nga nung gibaligya. May tingog Kudixter. Sa dihang ang mga problema sa sindong, daghang reklamo mga tao, na dugay kayong relocation, ang pagtabang sa mga tao, may tingog Kudixter, reklamo, tingog ko sa Radyo Dixter. Sa dihang nangutang o kanang nag-loan dito sa tubig, na patawag nilang patubo, nga wala gaya po tubig, hantod karon ang problema hantod karon. May tingog Kudixter, nasuko ko, nagmahay ko sa mga lider. Nga na yun ana, pag-loan dito sa kanang sanitary landfill, pila ka million nga loan. Hantod palpak gihapon. Sakitan ko, distintingog ko. Reklamo ko, sulti ko sa radyo. Mga higala na ako, usa ka higala na ako, usa sa nagdumala dito, gimahayan ako. Nga naman nini ang inyong pamaagi paghimo ta ng loan. Sayang kayo. Mitingog ko, Dexter. Usa sakit kayo na ko, Dexter nga. Ikaw may mutingo para di naman ka mo yung leader sa Iligan, Dexter. Balik ko na ko, empleyado ka, Dex. Ayaw ko i-destroy ta. Nag-ingon para maon, nag-ingon ko sa mga radyo, napa ko nabiling pagsalig yung tanim mo. E, ikaw mo na mahimong instrumento to destroy sa ako. Imong gusto ipasabot ka ron nga, ay magtuon ni Attorney Zaragoza. Ayaw na, Dex. Dili na ni mo ni business. Business sa mga political leader, mga elected political leader, nagmuni gusto na akong mahinuklog. Wala ko, dili na ako na sila kontra Dexter. Gusto na akong malandong sila, mahinuklog sila. Kidili ni mo ay akong gituuhan, nga giunungan, halos pakamatya na ako sa igsuon akong pare, o guban pa na pakabana, kay muna itong gusto nga, katong problema sa IDPP, ang problema na itong gihuna-huna na itong grabe pagdumala sa una, ilisda na ito, o singgit ni Vice Mayor, lumpago ng korupsyon. Muna ang isyo, sa dihang nabalaan ako, may adto ko sa suda, pag adto na ako itong first week sa June, miingon ang suda na ako, nga nung attorney, nga nung di man ko pa pinubidding sa bugas, nga nung muagi pa magmidulman, ko, ha, nga nung madi ay, nga nung madi ay, o siya madi ay problema, is ako mag-supply sa bugas. Ang bugas nga gikan sa barko nga kung gi-import sa Vietnam, ikarga sa sakyan na ilahos na ko dito sa bodega sa ilahos na mo ito sa bodega sa NEC. Dayon, in common ng giripak. Sa ato pa naklaro na ko ang suda di ay mao'y nagbaligya sa suda di gikan ang bugas nga gipanghatag-hatag sa mga tao. Ang mga tao ga reklamo nga nung 5 kilos na nganong gamay ra. Then sito na ko na sayran nga ang suda nagreklamo nga nung di sa papilon. Dayon, ngutan ako. Kinsa man to ko sa accounting, kinsa man dai ni nag-supply ning bugas? Katong 60 million nga gikan sa 137 million nga bayanihan pa nga gikan sa national government. Nakita na ko to GH2. Kinsa man ning GH2? Pagtan-aw na ko, Mirwin Demisilio, with all due respect, Mirwin Demisilio, kaila na ko, trabahante ni Wickwick. Kaila ko, kapila man ako nagipatawag sa City Hall sa una. Siyang problema, siyang project dito sa Tinago nga sa Tinago Falls, ang hagdanan. Ang gitrabaho ng mirador nga dugay kay human hantod karon. Sino ko patawag? Kabalo ko empleyado. Di siya di tag-iya. Pag-check na ko 10,000 ang kapital dito sa permit. Karong bago atong adlaw, mingon ako taga-accounting ato ni ilan na nang giamin atong last year 50,000 na. So, pag adto na ko sa permit, ang butang dito 10,000. Ma 10,000 o 50,000. Wala gi kapasidad. Si ang GH2 nga mo supply ngano man nga ang baligya sa suda. Ingon ang suda, pwede itong 950, pwede na 1,100. Pero atong gayon na, pag-adto na ko itong first week sa June, 1,050, muna akong gimong basis. Pag-adto na ko sa accounting, na nagpakabana dito ng mga empleyado, concern kayo, nag-uol kayo, sobra naman yun ni sir. Halos dits to naman ni sir, mga pipila kabuok din yung mga lakas din kayo siya. Lakas din kayo sila sir. May tagmasulti ni mga publiko, sir, unsa naman ni sir. So, ako mga kaila ang mga leader, apil tag-sakripisyon ng tubang sa katilingban. Pag-adto na ko, baligya 1,003. Ang sa GE sa soda, 1,050. 250 ang diferensya. Ngano iagi pa ng middleman, ang 250, unya kay main tagpulo lang kasako, sa gatos kasako, 46,000 kapin kasako, times 250, ang patong kada usa, 11 million kapin. Laway ripuhunan. Ngayon naman kontraktor ng kailan na to. Kami attorney na mag-imi kontraktor sa profit. Mag-inan siya mag-inmi. Pero haguan na muna. Pila kasimana may pila kabulan. Una pa may makasapi. Kana laway ragin. Napapilra. Ang suda mo'y nag-deliver dito sa budiga sa NEC. Pag human papilra, patong ng 250, 11 million. Na yung ingon nga, sa'yo po nagpintada ang attorney nga, 11 million. Oye, kay, mabayad pa biyag tax. Mabayad pa biyag withholding tax. So, tinood. Ibutang ta na withholding tax. Mabayad ang suda withholding tax. Na mo mabayad o kanang bat. Na pagyapoy 9 million. Panahon sa pandemic. Gutom ang tao. Ilugon pa ba natong bugas? Ginin-negosyoon pa natong bugas? Ngayon di matang mo ato diritsa sa soda.
Ngayon, ato ko sa syudad, ganihan ba mo diri sa syudad nga, kwan, kanang, muapil ba mo sa kanbas? Wala kang tadi, makulong muapil ang syudad. Wala man mo, wala man ato ang syudad, wala may niya ato dito muapil. Ang pamutan na, dili man ikaw sa la, Dexter. Nga, wala man ikaw, may ato sa JH2, sigurado kung dili ikaw. So, dapat dili ka mag-concern, kung wala kong mag-ingon ng mga bak, may ato sa JH2, nangutan na, kinsa, napadala magsulat sa imo, kinsa, isulti kayo, manubag ang ngayon manubag. Ug mga ipasaylo, katumingon nga naubir na lutsan kami. May kawas ng isyo, nga muna inyo ibalik-balik na nung karon, amurag ako'y naghimo sa report, ang kuha, then ipakita ninyo ng mga butser, aron ilihis ang katung, notice of, na, kanang abstract, na imo igamiton, i-destroy na ako, nga wala man ko mag-question. Kasi wala mag-question nga, balikon ako, nag-question tamo nang gusto na ito matransform, ang back mo itong gusto na ito i-centralize. Ipakita mo nang ipampirmahan ako, natural na ako ipampirmahan mo na nag-ingon man tang na mga pinili nga pila kabuok, murag balik-balik, mauna ayaw ipakita na kay misleading na Dexter. So balik ta dito sa issue sa GH2, may gawas dayon nga, 2020 kung karon, bawal matutuan 2030 ang profiteering. Ginansyaan laglaway, papil, repuhunan. Ngayon pagtanaw na ako, ang GH2DI na ay nagpadala na kong mga email nga ipatanaw ning kuwa audit report 2018. Ang 2018 di ay gideclare na ni nga middleman ang GH2. Ay ko, ay, abi man ako lang ning karoon lang ning gawas ng GH2. Gideclare na sa kuwa, sa audit report sa kuwa nga middleman, nga dealing with middleman, nga walay kapasidad is illegal and irregular. Ingon ang kuwa, dili ako nag-ingon. So, muna question karon. Nga naman nga, middleman, nga nung ginansyahan pa man, pati bugas. Muna issue nga atay i-concern, Dexter, di ba? Ayaw paggamit. Kung yung wala mo ko gamit, ayaw patuon ako nga, mutingog ka, hindi makabalo man kang watay, di ta kontra. Kung gusto mo sulti si Vice Mayor, kaya sa unang higayon, taas makita akong respeto ining Vice Mayor, nga di makonsulti ko, di mo ko mag-mention o ngalan niya, apan dito sa session, ilam akong gingnan niya nga, ginganlan ko sa unang higayon, di ako siyang tubagon. Siya ako tubagon, Dexter, dili ikaw, kasi may apan matumala sa syudad. Ayaw, appeal, ingon si Vice Mayor nga, pamana, kanang politiking mo na, trial by publicity, politically motivated, sila mo sulti na Dexter, dili ikaw. Ayaw appeal na Dexter nga mingo kag politically motivated kay taxpayer ko Dexter may katungod ko manaway Dexter kan may katungod ko musumbong sa mga tao empleyado ka ang political leader may musultian ako to bagon si Vice Mayor Jemar Veracruz yamo kong gi-mention di man digi ko mention ang ngalan niya kay taapay akong gibalyo ang among mga kagahapon per team gina ko ka idol ini siya sa unang panahon magiskut ko siya ngalan sa una maglugmo akong lo kay believe kay ko ini sa dihang do na ko ikausa pagpandimpyo kanang dimpyo nga kagamhanan sa probinsya. Siya mo ay rektor sa seminaryo, midagan siya dito sa probinsya, dala mga seminarista pagtabang nako, pagsuporta nako, kay ana ang iyang pagduyog sa kausa kanindot ng kagamanan. Apan nanong nawala man akong pagidulo ni Vice Mayor. Unay pangutana, kay iyang amigo si Wikwik. 'Di ba? Amigo niya si Wikwik. Dayon na empleyado ni Wikwik, nga mo ay tag-iya sa GH2. Diba? O di man iangay i-mention si Wikwik kay Dagi, private citizen, pero mu-appeal man sa negosyo sa syudad. Mi-appeal man sa negosyo sa syudad. Na si GH2, klaro mang empleyado niya. Ugdag ka na sayod. Basta, iyan tapangutan nun si Wikwik nga, Wik, unsa man yung giingon ni, kuwan, empleyado man yung si Merwin Dimisilio, nga naman ni Wik, maulaw man tayo ni Wik. Diba? Kung yung si Wikwik, wako'y labot, yung mamangita siya, gurason niya. Then, kung, pero kabalo man mga tao, Vice Mayor, mo ni isyo ng amigo mo, dahil unsa may ang ano man, nga, dito siya na 2017 nga kuwa audit report, nga nung pwerte madagahan ng karni ni Australia, 20 million ang worth. Sa 2018, karni ni Australia, ang general merchandise, GH2, identified sa imong amigo nga si Wikwik, di ba? So, patubaga si Wikwik, ito justify, amigo, mangod mo, di ba? O nasayod man ang katauhan ana. Kunya anong mangmuagi man ang bakutan, anong muagi man sa GH2? Anong muagi man? Mo ni isyo, gusto masayod ang mga katauhan. Nisulti ko kay gusto ta na magpakabana. Ardo na transformation, ardo na muawat ang sunod pang umabot ng mga leader. Ang iligan do na ba ang mga tao magpakabana kay matud palagi ni Ruben Canoy.
ang lungsod nga nasayod mo'y makahatag og kusog sa demokrasya. Ang lungsod nga mapasagarong makapuka nini. Muni atong tinguha Vice Mayor Dexter. Ayaw ka pagpa-press conference diya kaya aron ingnon nga kanang ay mugtuo niya i-destroy nimo akong pagkatao, Dex. Ayaw. Dahil akong hangyo nimo Vice Mayor, tabulo ka, prangka kay ko. Taas ka akong tanaw nimo pero sa diyang imo kong ginganlan sa session, sakitan kay ko. Kay mingong kagkuan ka ng politiking, ka ng political agenda. Wala mo kay political agenda mo sa inyo. Tabang mata ko ninyo. Pero wala man kayo nauna nga tabangan. O magkikamangutana na ako nganong ni resign ko. Wala man gani ka ng utana. Turn yun siya problema. Wala man ka. At yung utana ka nganong wala na akong pagdayag ni mo, wala akong pag-idol ni mo. Pangutana ni mo siguro si General Tata Tamula. Kasi diyan, gingnan ko ang General Tata Tamula nga katong heavy equipment nga 400 million nga gusto ginyo ipa katong imong gi-award dito sa nakadaog nga taga Cebu nga kabalo tag kinsay nagpaluyo, di ba? Kabalo man ka kasi nagpaluyo, then ipa-award nimo, then gusto nimong i-confirm to pag-award nimo, then dili mo sugot matud pa sa matud pa ni Engineer Tamulan, Tata Tamulan, kagawad ug duha ka kagawad pa nga kauban nimo, kauban nato nga ingon ka nga kung dili mo butar sa imo approve ini mo confirm sa 400 million heavy equipment tangtangon sa partido, dito di ko nahugno, Vice Mayor. Di ko makatuo. Kaya mo may ilang pag-turti po, hindi sa katuo. Kaya tinuod na. Kaya nasayod man ka, Vice Mayor. Nga kanang pagsulod na ito, so, pagsugod ako back, ingong katanawan ng 54 million na kantidad sa bulldozer, gagubot ng ang oposisyon, ang pikas partido, 54 million, ang bulldozer na may kantidad ng 54 million. Patanaw ni mo, karoon, itanaw na mo, giutro sa city engineers, nahimong 213 million lang heavy equipment. Karon paglabas, gusto ninyo pa-approve ang 400 million, ang dili mabutar, tangtangon sa partido, sakitan ko. Masakitan kay ko. Ugmaon ang paggawas na po sa bugas, ko, heavy equipment man to, pati ba naman bugas? Kung wala kay kasayuran, wala kay kasabap, di musulti sa tao, dili ingon nga, politika na, kanang politically motivated, trial by publicity. I-justify ni mo, Vice Mayor. Kaya kabalo man ka na ako, kinayan ako, mutingog man ko. Kabalo man ka nga kung issue sa kwarta, dili ko makurapted ang kwarta, wala issue ang kwarta din mo, Senyor. Kaila ka na ako. Pero kung inungkunin mo nga, kanang politically motivated, sa ilo ako, ikaw man siya nga rin ang politically motivated, di ko gusto mag-away ta, pero iyo man kong dimension, unahan man kunin mo. Ingon man ka, mudagang kag mayor, wala na kay lipod-lipod, hindi na ka mapakita, ingon man kadaan. Kasi may politically motivated ka ron. Kasi may hindi political motivated nga manghatag kag bugas dito, ikaw gi manghatag, di ba laing katanaon, kung ka masayon, ako himi, kung nagtanaon pag advice, ayaw hatag dito, kailan katanaon. Kaya mudagan mo rin kag mayor, usurpation yun na, Vice Mayor. Ang muhatag og bugas, ang CSWD, ang usurp yung function sa CSWD, maulaw ta, kung mag-diskurso pa mo dito, ngayon, ang trabaho on tana, manghatag dito, panghatag mga balay-balay, para dili mabayulit ang social distancing. Muna yung politically motivating na panghatag sa bugas. Nga dili ra ba na inyo, kwarta sa mga tao din, gamiton mo kay mudagang kagmayor. Unya, ayaw ako, not at my expense. Unya karon, masultion nyo si Dexter, nga aron nga, i-destroy ko. Unya, gamiton pagin ninyo diri ang website sa city government sa Iligan. Di ba? Kabalo mo nga, almost five months lang ko kapindiya sa back. Pangutan ang akong gi-evolve nga trans nga pagbag-o di sa ba. Kasi gusto nako mahitabo. Nganong palingkuro nako ang brigada, ang DXIC, nganong gusto nako nga transparent. Pangutan na ang mga bidder nga mga kontraktor. Kanang mga kontraktor nga nakatambong, pangutan na sila, mingon sila diri ra sa Iligan nga walay ticket sa diyang ako naglingkod nga chairman sa ba. Kay masuko ko, akong gikasaban ka na si Dores. Walay ticket, di ko musugot og ticket, gusto ko klaro. Nya inyo kong butangan diha Dexter og nagpirma sa Tony Sergusa, wala mag-question nga barato, mahal maning bugas atong 2019 iyang gipirmahan. Mo ba na issue Dexter? Ang issue Dexter balik ko na ko, nganong migamit pag middleman? Nganong negosyohon pa man ang bugas? Ayaw ibalik ng kanang kuha, kay kanang kuha gihimo ra nako ng reference diyang na inihatag nako nga nagpatuod nga dami o middleman na matud pa sa kuha, middleman kanang GH2. Unya, mingon ka nga, pasar na magulang sa TWG.
nga mura kag abogado sa GH2, ayaw Dex, lain kita naong Dex, ikaw mo justify ang GH2 walay na deliver gud niya tanan, dili makabogado GH2 Dex. Sulugoon man ka namo mga tao, ayaw pag-expect para sa GH2. Nga nga kadto ingon kang gipasa ra sa TWJ, maulaw ka na Dex. Kay ngano man pag human mo suti sa radios Dex IC atong Huibis June sa pitsa atong 19 kami suti sa radio. Mingon ka nga may pasar. Pag June 20 atong Friday, akong gitawagan si Engineer Albao. Ingko, attorney, engineer, kumusta man eh? Nakasuroy mo ning kanang GH2 asa ni? Tubag ni Engineer Albao. Karun pagid na mo na ito, attorney. Bago lang yun. Karang atong Friday. Ha? June 21 ba to? O June 20, June 19. Karun lang yun, attorney. Kaya gusto ni attorney sumaoy nga ma-verify yun yung mga unsagit aron ma-verify ang ilahang qualification ini mga. So Friday pa di ay gani, Dexter, ingon ang TWJ nga ilang gisubay nakitaan dito nga sari-sari store ang GH2. Ni isulti nimo karon diri mura kag abogado sa GH2. Ayaw Dex. Ayaw nga na deliver sa GH2. Anong mapil man ka nga balo man ang mga tao nga si Merwin Dimisilio with all due respect sa pamilya ni Merwin nga trabahante ni Wickwick. Ayaw pag justify nga na deliver man. Ingon ka karon na property ang GH2 na yung mga kabtangan. Ngayon, itanong ng bangko? Ikaw abogado sa GH2? Ha? Ayaw, Dex, na ang itanong, Dex. Act as bureaucrat, Dex. Empleyado ka as a bureaucrat. Kung tawagon kanila sa mga political leaders nato, kay kung naa sila mag-press conference sila, then kinahanan sila assistant nimo to justify, una ka mo tingog, Dex. Ayaw ko i-destroy, Dex. Ayaw. Kaya wala man ko, ituyo, Dex. Ako na sumbong man ko right to public information ni Dex. Ang tag-iya sa Iligan, nagsulti lang ko, masayod sila. Dili ikaw mo'y dapat masulti ni Dex. Ayaw. No? Muni akong pagpaklaro, muna may tubag ko, Dex. No? Kaya nasakitan ko nga, ako imo itumbok, then pakita pa ni mo nga, oh, nagsuon ni attorney, nagpirma, oh, di ba na mo issue, Dex? Namirma kita, itong abstract, mamirma man kita, huwag matakabalabutan na ng abstract. Kaya, at the time, 5 months, kamulo pa tag-transform. Huwag nasayod ang mga taga-box sa akong effort. Mahadlok ang mga tikasan sa City Hall diri nga lingkod ko Dex. Nasayod ka na. Karon imo kong i-picture kay mahadlok ka sa unsa man sa mga amo nat sa imong mga amo nimo diha. Ayaw Dex. Stand as kuan career nga professional ino nimo. Wa man ningon siya turning nagkurap mi diri sa back nganu kami may pisulti ninyo diha. Kamo itubag diha na kay giingon niya turning nganong miagi kinsa may nagtumbok nang taga GH2. Kinsa may nagbutang, kinsa nanawag sa GH2 ngaron maka middleman siya aron makakwarta siya 11 million. Kinsa? Sigurado man kung Dex, dili ikaw Dexter. Kung ikaw may mutubag, sigurado man kung dili siya ang mga membro sa back. Kailan man ko sa inyo? Ngayon ikaw may mahimo ining press conference. Di ba? Ayaw Dex, ayaw. So hinaot ini Vice Mayor. Kabulo ko nasakitan kay ini. Pero dili ako tuyo sakiton, kay mo man kong giunag pasakitan. Ngayon nun mo, kabalo mo ko, di ka abogado. Waka mo sayod nga, katungod na mo, ha? Guaranteed sa constitutional right na mo sinyo, sumbong mi. Kung nailasay ka na ako, kada issue mo, tindog ko. Naka-issue sa una, banante ka, tindog ko. Nakontrahan mo ang dakong politiko sa una, tindog ko. Kasi asa ka na ako. Idol ko ka na ako. Apan, dili this time. Dili this time, kaya nakurat na kami. Uwa mo masayod nga, kamo naligilibak halos sa mga tao, kung naapay mituo ninyo, go ahead. Pero may panahon pa man mo transform mo, senyor. Vice Mayor, ma-transform pa. Kasi may hingpit nga leader, kasi may hingpit nga tao, ako dagang kukapan. Tapos may panahon mo transform mo, niya kung tingog ko, hinaot mo hinuklog mo. Daghan kay mga kakulang mo, hindi na mo mutuo, kay muratan ako ninyo, pasaylo ako, feeling nyo inyo ang City Hall. Kaya kung manaog pa lang ito mo, mangutana mo sa mga tao, magpatabang mo, mutabang mo man ni, basta maklaro na mo, nga gibati ninyo, nga sulugoon mo. Willing kumutabang. Pero ayaw mo nga ka ng kung saway, ingon din mo grandstanding, o ka ng politically motivated, trial by publicity. Ay, na-isolate, nalayo na ka, Vice Mayor. Makaubanan niyo, nalayo na ka mo sa mga tao. Kung pa ka masayo, dana. Karoon na pa, may pipila ka buok nga nag-doubt, aron ma-destroy ko, nakuratan gani ko, na ako'y amiga rito, nakita na ko sa video, nga murag, munsa man eh, pirma gining attorney. Kaya aron, ngayon pasabot nga, wala ba sila kabalo? Kung unsa ang akong effort na i-transform ang back, ha? Wa sila kabalo, ipakita lang itong pirma na ko, abstract. Kung ipa, kayon, panyotana lang ako, ipimirahan itong puro taken sa kada plug ceremony dito, paingon ako, nga di na kong pirma taken kay ang system puro taken, o nasayon ka na, Dex, nga kontra na ko na taken, kontra ni mo na. Di ba?
nga muna gusto na ito i-transform, nga by peace ni magpakita diha, nga dili rabay mo i-issue, para na pag-destroy na ko, ayaw, Dex, ayaw. Pag-sintro dito sa issue sa GS2, nga noong ilapang giagi, dapat, ingon man ka, dili man, may pirma raman ni Ana, kay, dili, may direct man sila Ana, kinsa man procuring entity Ana, Dex, dili man ang kuhan, kinsa man ang office, isulti ni mo, nga sila man nag-contact sa GS2, igo na lang nag, nag-pirma Ana, nag-award Ana, kay negotiated, wala may labot nila, ipag-presyo, may kabalo Ana, muna imong isulti. Kaya aron si Vice Mayor, nga usa sa mga leader, musulti po. Diba? Musulti siya nga, dili na sa akong amigo. Diba? Muna itong gusto kung masayop, mga ipasaylo, din magbago. Diba? Aron wala na yung repeat of this kind, muna ituyo na ako sa pagpakabana, Dex. So, linaot mga kaigsunan, pasaylo ako, medyo doon na emosyon, kay dili magun ni, ang ako magung tinguha, dili man pakig-away nila. Abin yung sayon, ako'y abogado sa halos mga daghang leader, ako'y abogado, abin yung sayon, huwag mo kong makikaway. Pero dili naman maminaw. Lahi na may nagpahimulos. Mga negosyante naman, may nagpahimulos sa dakbayan sa Iligan. Gusto naman i-manipulate ang atong mga leader. Ha? Gusto naman nga ang mga leader, makautang kabubuton, pabayron diya sa kwarta sa dakbayan. Dapat ang utang kabubuton, bayar ang utang kabubuton. Dili kay ang kunon, ang mga project, muadto sa mga opisina sa gobyerno, mo'y muhimo sa purchase request. Ikaw ka mo'y lingkod ko no sa back. Kung yun ana, di pa ba mo resign? Muna mo resign ko. Kailan na may maghimo sa purchase request? Mahimo naman kiko ang back. Na mo ingon nga, may tingog si attorney ko no, kay doon na yung kliyente nga wala gipabor. Por Diyos, por Santo. Kung dili makuhingpit nga tao, pero never, yung nang tagarantihan mo, nga kanang integrity sa money matters, di na ko ibaylo akong pangalan. Moro na nabilin sa akong pangalan, sa akong mga anak, sa akong pagkatao sa pamilya. Kung doon ay akong clinting mo apil sa bid, mo inhibit ko for your kind information, mo inhibit ko. Na mo duol na ko, kung tanaw na ko nga mo pasar legally, sa standard, pwede. Pero kung legally ka na sabuton na ng kanang bidding, di ginakapasar na ko. O sa diyang hangyoon kong muni padagon, mauni, maunang dili pwede niya turni sa Ragusa na. Maunang karon nga mutong gusto na ako i-transform ang back. Apan sa diyang nasabta na ginako, nga mura na lang kong empleyado sa City Hall, nga lahi na ginagbuot, o dili na maminaw, na wala na katarungan. May yung bilang sa akong resignation, pabilin ako yung amigo. Kaya kung nangutana pa mo, tabangan, tata mo, pero feeling nga inyuhan ang syudad, di na mo maminaw, pero tinatong hangyo sa mga tao, nga kita mo dumala, kaya reklamo ta sa nitabo sa una, gikan sa IDPP, padulong sa sindong, sa sanitary landfill, sa patubo, sa kurinte. Kung inyo pa nang gituman, ang mga tao muhugop, lami kay pakamatyan ang atong mga leader, basta mabati sa mga tao. Muna kung handom ninyo. Ipabati sa mga tao na amo. Napoy panahon na bago. Aron ligasin na ito. Kaya aron ang Ginoo mo, dumala mo, tabang pag dumala na ito sa Iligan, nga, panalanginan ta. Otherwise, luwi kayong ligasi sa, luwi kayong Iligan. Pagbilin mo ligasi, hangyon ako. Ayaw, ang yung pamilya mo dahil na anyong mga anak, among amahan, among ginikanan, ang himong leader sa Iligan, talagsaon. Mula bayra ang tanan, ang tanang gawang mula bayra. Busa, akong hangyo, napay panahon mo, transform ta. Mo transform ka mo. Pero ayaw lang iagi nga ang akong gisulti diri, imbis inyong malipay mo nga na ako nagpakabana, o daghan mo pakabana para mahinuklog ta kay, di man lagi tahingpit, uy, salamat. Attorney, matinasit piyat mi, attorney, salamat kayo. So, may hihimuon nyo karon. Inyo kong idabu-dabuhan sa mga media man nga naa sa payroll sa City Hall. Dauto na akong pagkatao. Lalim ba ni akong gihimo? Tarong ba ni? Sa dihang ako'y abogado, nagtabang, maayo ko, karon kay mutingog ko, dautan ko. Ayaw. Tabangan na itong gobyerno. Bisag niya sa gawas, pagpasaway na mo sa inyo, nagtabang man ni. Pagtabang man ni, aro mahinuklog mo, matransform mo, o mabago, o makaunon ang mga daghan nagbantay na ito. Kining mga tweet din nga daghan kayo, reminder man ninyo. Kung natanaw ninyo, doon ay kulang ang kuha ini nga nasayo pang wala malital yung Dex, shorty ang kuha, i-rectify sa kuha ang report. Ayaw ako. Kung pilay namhalan ang mga tao sa presyo sa kuha, kaya wala malital yung tanan, tawagi ang kuha, i-mention pangayon inang kuha, mga ipapasaylo, nadaot ang tanaw sa tao sa amo. Pero huwag man kung na-mention ang kuha, Dex, about sa imo, sa back, wala man. Nag-audit man lang ang kuha. Kung wala nila malital yung tanan, di ba? Ipakita ni mo na, ang kuha mo ipa-explicar na ayaw ako ng imong iduot ang mga isyo sa kuha kaya di na mo isyo. Ang isyo lang ako nga nung negosyohon pa ang kwarta sa para sa pagkaon sa bugas sa katawhan. Mora na ang mga kaigsunan. Hinaot nga
sabtan po ninyo nga ngano nga ipadayag ko sa akong bahin para malamdagan ta o masayod mo o kamo na yung decide og unsay eksakto o masayod kung kinsay naghisgot sa eksakto o aron ang ato pong mga leader ilang tanawon kung doon na ba'y nahitabo nga kabaguhan gumikan in atong nahitabo karon nga isyo nga disgutan sa kahanginan kung nga diin ang katawan sa iligan gusto masayod. Kana lang siguro makaigsunan o daghang kayong salamat o may adlaw mga pato. Sa atong, atong linya, sa pamahayag ni Atty. Leo Zaragoza, kaganihan daghan kayong na daghan kayong nalipay mga higala. Niya, sa atong linya karon si Atty. Leo Zaragoza, live atong mahinabi. Atty. May butag. May boy o may butag katawan sa iligan. Mm. Una, salamat ko sa mga nag-text nga nagdasig kanako o nabalaka po sa atong seguridad at kayo wala ko mo ako tang unawala boy huwag marata ko mo istorya adlaw Sabado pero pagawas man kalik ni si Dexter Sumao yung press conference napuratan ko muna nakahimo ko o tubag sa video kapag abot ako kagabi nabalaka ako mga anak nga tay ikaw na may mura magsidik na may politiko sa iligan. Mura magsidik sa sumaway na may mayor sa iligan. Nga mura may mutubag sa inyong mga isyo. Ako na yung araw, ipaklaro na ako sa mga nagkunina ng kaisunan kung doon na mo Facebook niya. Ablihin ninyo na akong Facebook para kung kakulang ako istorya karon din, madunggan ninyo. Una-una, boy. Ang gihimo ni Dexter Sumaoy, may mo deny siguro siya pero nagpagamit siya. Okay, una-una, kanagayong empleyado na kasgobyerno, dati na siya boy, political appointees. Executive assistant sa mayor, dahil yun, nahimong city administrator. Gusto lagi makasiguro yun nga, batanon pa nga abogado, makasabot man taana nga, lisod kayo mag-survive sa kuan, kanang bago pa tangang lawyer, nangita siya, gwapong pwisto nga, wag ka ron, 130,000 niya ang bulan. Papoint siya ng GSO. So, General Services Officer siya, kaibigan. Unta, masayo doon si Dexter kung abot ni siya iya kay imura ba ning, imura ba gida ning Iwan Buino, imura ba ning impiyado na gani ka sa gobyerno, dili naka, dili naka, may tag-political appointees ka, nga mura ka ko termino sa mga nag-appoint ni mo, pwede ka mo yaw-yaw dipinsa nila. Diba? Kaya pwede ka appointees man ka, pero bureaucracy gani ka na, kasi bureaucracy, civil service career ka na. Kung interviewin ka sa radio, tawagon kang buwidisina o sa media, pwede ka mo tubag. Pero dili ka magpa-press conference, nga murag ikaw abogado sa GXO, diba? Dahil ang gigamit ang back. So, tinuloy boy, nasulti naman ako na sa video, akong balikon. Oo, balik ka ako. Wala ko nag-ingon boy nga si Atty. Senas kawatan. Wala ko nag-ingon nga mga back kawatan. Akong ingon boy, ang issue gyud nga atong istoryahan, nga nung ginigusyo pa ang bugas na gamitan pag middleman. Nga angalan sa tag-iya, Prabahan Piniwikwik. Nga nung ang suda, ang bugas gikan sa barko gikan sa Vietnam iantod sa NEC dayon patungan og 250 papel og laway ray puhunan mo na isyu ngano man di ba karon ni singit na lang ning 2018 nga isyu sa kuwa audit report nakit-an man na manihatag nako na di ay ang GH2 gideklarar naman nga middleman og ningon ang kuwa audit report nga ang dealing with GH2 is illegal and irregular. Boto ni sibutan niyo. Karon kay na okay naman lang gid nang audit report so nagawas dito ang mapepting daghan ng katawanan nga presyo. Grabe. Anong masakit man sa Atty. Sumaoy, hindi man ako naghimo anang audit report. Kung ingon siya nga misleading, ingon siya fake news. Sa nga, kung kan kay kung ni Dexter, nga ingon siya fake news, nga kuwa, kung kuwa, wait na yung audit report sa kuwa nga. Naghimo dahil puno ko fake news. I-mention pa rin niya akong ngalan. Kung dahil yun ni Dexter mo, resign na lang siya sa GSO.
mudagan sa konsyal sa Iligan, o mudagan ba sa mayor, o vice mayor, kaya gusto mo na siya magpa-press conference ngayon, or isog mo na siya. O mag-spokesman baka siya? Mag-spokesman ba dahil siya? Pagsulod na po sa back, sir, silipay ko sir, nakas, grabe ka ng problema dito sir. Pag-resign ako, sir, di ko mudawat na ng back sir, kung nasi Doris dito sir, grabe ka ng Doris sir. Reklamo ni Doris, reklamo ang ganang mga negosyante na suod niya sa kusina sa mayor. Sigrit, sumbong siya sir. Pag-pulin ako sa back, gusto na ko i-overhaul ang back. Kay, pagsulod na ko sa back, hindi naman tani mo issue boy. Kaya mamayang ipakita siyang video dito, usara ka pa Twitter dito nga, abstract, termahan niya ito ng Saragosa, award ko no, 2,600 ang bugat. Gusto niya lahiyon ang issue, aron hindi naman mo issue na ko. Ang issue na ko, katumang, ganong negosyohon pa, ilugon pa ang bugas sa mga tao nang inaanglan, ganong gamit pag magamit pag middleman. Pero ang disputa niya, aron mo sa tao ang buto sa buto ni Dr. Sumaoy, nga, ay mukto na ito ni Saragosa, tanawa, wag siya may question na yung 2018 nga, at anang abstract ko nga, 2,600 ang presyo. Ako balikon sa managpaminaw, wala ka paminaw sa video, misleading na. Kaya pag human, naku, pagsunod sa back, daghang kay nun si Dexter ng problema. Una-una, dili mo baligya si Doris o ganang mga kanang bid documents sa gusto mo bid nga dili suod sa City Hall. Sa sir, di mo baligya sir. Ang gana si Doris, mo gini problema. So Doris, ha? Paglingkod na ko. Dili ko gusto nga dili baligya, ha? Ano man di mga baligya, Doris? Ako na lang siya dagyan. So ito siya dagyan. Instruction man, sir. Diba? Karun, yan mo gamit niya. Ang back independently mo yung nagsulti ini nga nasakitan mo nang inurag actually ang matala ko sa back boy naghimo na siya speech niya daan naghimo na siya iyan na lang ipakonfirm sa mga membro sa back pero sigurado ko kaya natawagan mo na ko ang back wag yung mingo ng back nga ato na yun mabasa ka rin ay kapil na justify nga murag ikaw abogado sa GH2 ha nga ang GH2 doon naman na siya property diba doon ay kusa naman niya ang si Victor Moral Abogado sa GH2. Dahil yun, siya nga, may agin ng PWG, mga nangyayon ako sa video, Dex, maulaw ka, Dex. Yan, ikaroon, Dex, sa unahin gayon, diri, wala man ako sulti sa video, boy. Yan, kung Dexter, mo resign na siya sa back. Di lang kumingon mo resign siya sa GSO. Di lang kumingon mo resign siya, mo resign siya sa back. Nawad na siya, kanang katawa na ba nga si Abogado sa GH2? Christiner Albao. May sulti siya ito sa pika-sitikasyon nga. May agi ko na sa TWD ng GH2. Pero kung man na-interview sa DXIC, pika-sitikasyon, akong gitawagan si Engineer Abaw. Tingko, nakadto ba kayo ng GH2 Engineer? Siya may head sa TWD, siya. Apo na ako nakatawag. Karoon pa lang kita ito, nagigitan pa may dito. Karoon pa na ako, nakuratan din na ito may sari-sari store na yan. Tingko, ano na ako Engineer? Mamanggoy, gusugo magun may ni Tornay Sumaoy para iklaro yun ang kuhan ka ng kanyang mga standing ining mga supplier sa siyudad, iklaro. So sa ato pa, ang TWG gani, ato pang birnis, ha? Ato birnis, June 19. Kaya sugo niya, tawar ko, subayan ko ng GH2, din karong garong gagagahapon, isplikar siya na may kwarta, kabayro man siya, nga naman dili man si Mr. si Merlin Dimitilio ang mutubag nga, dili magkukuha naman kung isang kwarta. Ang kuha nag-ingon nga middleman. Anong si Dexter man mo justify? Di ba na ko ingon nga ang kuha may nag-ingon anang irregular and illegal. Siya mo justify nga doon na may kwarta. Iyan ang isugo. Wala na yung suguha dito sa Buruan si Engineer Albao nga matarong kay mga membro sa TWG na nakuratan pagsuroy nilang atong birnis sila nasuroy. Kunya, maingon siya nga niaging. Anong sugo man yan? Kung nabalo naman ay siya nga sari-sari story ito. Anong nga pala pagkabalo lagi sa TWG nga sari-sari story itong GH2, then ugma, gagahapon, atong gahapon, nag-press conference siya, nga aron na uton ko, nga buto sabot niya sa katawan sa Iligan, ay magtuwa na ito ni Saragosa. Nga, kanang yahang unan, na siya abstract rito ito. Maubitaw na Dexter, nasayon ka, pangutan ang mga back, kanang magigamit sila. Masuod kayo na ako ng mga back. Paglingkod na ako sa back, pangutan ako si Pulima, siya ningon din sa Pulima, sir. Ipatawag na ako ng supplier, kayang reklamo, gabalik-balik ka na mga suod kayo, mga kumplot sa sulod. Nag-meeting ni, nag-gabinaan kami, dito si Ma'am Luela, dito si Jamie Sato, dito si Tata Aktob, ang mga membro sa back. Dito si Lala Lundakit, dito si Lia Sabadukya, dito si, naghan kaya, nga nung dugay ka
kayo ang problema sa accounting dugay kay mabayaran ug nganong taas kay dagko kay presyo kay dugay mabayaran dugay kay payment sa accounting mao di kuno na nga daghan nga supplier di kusukol mo nang dakda mahal kayo ang presyo mo nang abstract nga pirma ko kay appeal na na may abstract pirma pero appeal na sa among gi-address na to na bueno makatawan si Ligan gi-address nga problema ang problema di ay wala di ay PPMP kanang project management project procurement management plan project procurement management plan nga matag departamento na sila aron plano nila 1 year unsay palito nila kanang plano aron mausa ra palit pa boy dili kay kada departamento kanya-kanyang palit kay kanya-kanya presyo mahal kay ubang kay mapalak na sito kay kasabot itong supplier mo nang ipaundang kapalo si Dexter ana ana sa kong import ang tanang mga media dito ang pinaka estasyon dito kada bid na ko tagaanog agenda mo tambog kay gusto nato transparent dili ko pakaulawan ni mo Dexter nga tanaw tungod ang abstract kay paghuman gina ko lingkod paghuman na presyo ning usay padayon nato ang gihimo niya tunay sa Ragusa ingon siya ang ipadayon nga ang i-compulsory na ang PPMP sa matag departamento aron mahimo na ang annual procurement plan para mawala na ang mahal kaing pinalitay diya sa siyudad sa Iligan. Kung nangatawa ang mga tao karon, ikatawaan ta kay perting mahala ang report sa kuha sa mga presyo, ano masakit man ta. Kumamanay problema sa City Hall, dugay na niya. Lima ramang kabulan nga back chairman, Dexter. Imakpin kabulan. Ikaw pila makakatuoy before kumipuli. Di ba, mingon ka pagpuli ni mo, ato ipadayo ang gihimo niya tunay sa Ragusa nga maghimo tag annual procurement plan. Okay, morning dagko ang presyo. Kung nangatawa ang mga tao, dito masakit. Kaya mo na yung problema. Dugay kayo mabayaran sa kuha. Pangutanan ako ni Dexter. Yan na ba nga pigil ako ang problema? Nadali na ba? Sa kasimana mag-bill yak sa kuha. Ayos na ba? Kaya ako malanggi ipaningkamutan nga. Madali gid hantud karon ang utana ko ron dito sa secretariat. Wa ko may makumpleto ang annual procurement plan. Wala man ni gani. Unya mo presentar lang siya usa diri ka kuan nga mingon siya nga wala gihimo sa tuno sa katong 2018. Usa wala gihimo nga mo mangani nga ana maglingkod na mga media sa kada sa kada bidding na to. Ato nang gi-address nga dili na pwede nga kanang dili ubalig si Doris kun dili ang tanan ipa ang tanan na paminawron na boy nga mga kontraktor makaingon sila they will tell you dali yung makaigsunan nga naitawong gusto mo destroy nga nako kamo mga bidder nga makontraktor nga kaila kasi akong panahon boy di man ko hingpit sa kung naginayon ko di ko hingpit boy pero money matters boy kaya integrity sa governance I assure you strict ko na boy kaya gusto ko mga next generation nga batanon mutuo sila doon na pahihot niya itong nasod nga banggiitan tanga kaliwatan honest tanga kaliwatan muna strict to be kaya ko na boy muna dili ingon siya nga sakit na sakit ko nga siya ingon nga politically motivated sakitan kay ko anak, hindi naman ang isa dangwit sa isang empleyado sa gobyerno, musulti ako sa ako anak. Kaya may katungod man tang sa way good boy, ako, kung ganang nagpaminaw diyan ang mga batanon, swilag lo, matara ko na yung Article 3 sa Bill of Rights Law, Section 7, the right to information. Ha? Libre citizen on matters of public kasi katungod na to na boy. O lagi, bisang pa ka, kanadili na siya matawag o trial by publicity, kay gusto man na to itap ang mga tao diha para makuha po na to ilang sugyot o makabaw po sila kung unsay angay nilang may sayran. Tinood ba? Mo naging ang codex. Appeal ni sa bayad at nani mo, Dex. Appeal ni sa mong 130 to 140,000 ang silido, Dex. Mas manaway ang mga tao, Dex. Kung wala kay ikasakit, kung wala kay gihimong dootan, ayaw kagagoon. Na, boy. Mas ako na po, boy. Ah, sige, kay. Kasi, sa una, wala na po natin sa video ni. December 24, boy. Ngayon siya ka-contractor, dito ko sa Huliland. Nagdawag na ko sa ka-contractor. Attorney. Kailan si Dexter ni Kabalo siya ini. Naghamhigaw, ingon ko, nanapag ko pag-sharing ni Dexter. Atong December 24, boy, dito po sa Holy Land. Contractor na ko, siyak siya. Ano, giduulan siya attorney Sumaoy para ipawidraw ang iyang bid. Nangayag po sa ilo siya, attorney Sumaoy, sa iluag yun ko. Kay, Kabalo, magkumamino si Dexter ni Kabalo, masya kinsa na yung contractor. Hinaot din niya initan. Ngayon, pawidraw ang bid. Diba? Kaya kumahang niyo siya. Tingko, tingali. Pero, nagsumbong na ako. Karon, o sige, text na ako nito ni Sumaoy, boy. Mga kaisunan, paminaw niya akong, masawa na akong text niya. Last na ako niya text nito ni Sumaoy, huwag niya tubaga. Kaya lagi, taas akong bilib ni ito ni Sumaoy. Taas kaya akong bilib niya, na maningkamot pagid siya, nga,
kay kauban na nanakunta siya sa tinuha ka, tulungan ko niya, gusto niya siya bagong gobyerno. Pero kung mahadlok siya, di naman tanya amo ang mga leader karon kay career naman siya, nakabayad. Nakabayad ka na, Dek. Career ka na, ayaw na paggamit. Kunyay mo kung awayon, dapat, kuya mo ganit kong kahimtang, Dek, dapat malipay kita ka nga. So, salamat na ito ni Leo. Sir, salamat sir, tingog ka na sir, kaya di mo may katingog diri sir. Saka manasayad ang taga si Pino, dili katingog kay mahadlok. Dapat malipay yun yung untang. Karong putindog noon siya, gamito niya ambak. Anong hindi baka ni Ma'am Bibi Jimena nga, ikaw maabogado sa GH2 pag press conference niya mo kahapon? Dili mo imong gamito ng ambak, nalawag ko nila nga, ready na imong script. Dayon, imong gamito nga, ang murag, tingog ni sa bak, na imong malang speech, ang alam mo silang ayaw. Ambak na sayod sa akong tinguha pagbago. Dili boy, basahan ako boy. Okay. December 24 ni boy. Oo. Tungod ni kanina nanawag na ko nga nabalaka siya ng anong ning ana ni hangyo sa tunis sumaoy. Nga hindi magtaas magabutas magayong regard ni Dexter. Katlaon ni boy last stress katlaon. Oo. Ngayon ko ba yo? Dex. Ako ba sa on Dex? Boy para masaya daw ang katawa. Dex, ni ako karon sa Hulilan. It is still 3 p.m. here. 3 a.m. Nas kadlaon to boy. Out of many people. December 24 ni boy ha. Out of many people that I told, you are among them. Nadagang taong yun ako na ikaw, usang yun ako na, Dex. And I prayed especially for you. Nagampo ko naman kayo. Religioso man si Dexter. You know na, yung seminaryo. Oo. Get ka ba yan? Oo. I prayed especially for you and your family. And my special prayer for you is for you to have the courage and strength to thwart evil intention and designs in the service of God through His people. Ang akong pangampo ni Mugret na Dexter, nga unta, magbalig-on ka doon na kay Kusog, ha? O kakatakos nga muiway sa mga daotang tinguha, evil intention, o mga tuyo sa pag-alagad sa Diyos, pinagi siyang katawahan sa iligan. Ayaw in town, don't succumb to the dictates that will betray who you are, who you truly are. Ayaw budhi. Itakatas kay ko bilib niya mo. Ayaw budhi. Do not betray who you truly are. Kinsa ka? I know it's not easy. That's why I pray for your protection. Kabalo ko Dex, dili li sayon kanimo kanang barug jud diha kay sumbong mo na siya nako. Boy sa problema diha nga dili sa katingog diha. Sa problema diha nga usana ni ana, Doris Moy Gagwan. Today, ingon ko boy, sa akong text, today, I will renew my baptism on Jordan River, where Jesus was baptized. To hopefully, ingon ko boy, magparenew ko sa baptism, panginao, to hopefully, ako man mismo, to renew me and my hold, and ako, and hold still my conviction, ako ma-renew on ta, as a Christian, the follower of Jesus. Ako magpabunyag ko dyan, Dex. Hupuli, Dex. Mabago po ko, Dex. Eh, makasala man po tabo iba. Nga to renew my conviction as Christian, as follower of Jesus. I pray the same for you. Ampo po ko para ni mo, boy. Para ni mo, Dex. That you can always see Jesus as follower in everything you do. That as He was born for our salvation, we too shall welcome Him as we try to be reborn and renewed. Merry Christmas, Dex. Text na ko na niya. Kabalo siya nga nung nag-text ko niya. Yung naimi doon, nag-pressure siya. Nakasabok ko. Huwag niya ni tubaga ko. Yung ko na, ano man, akong tanagampo ko niya na, na-pressure siguro siya. Huwag niya tubaga. Kaya mong tubag mara siya akong text. Huwag niya ako mag-text niya para pag-ampo kay, kitang tanan makasala, mag-ampo ta, mabago ta, din ko, kaya ako nung ganyan yung pressure, kaya dili sa'yo niyang pressure. Sabot ko, Dex, nag-pressure ka. Pero ayaw mag-press conference ka at may expense na ay may tuong ato ni Saragosa. Muna akong sakitan ba nga? Imbis ang atong konbensyon sila karoon sa City Hall, ang mga leader karoon na mahinuklog sila. Magpag-o sila, mag-transform sila. Naalaga ng sulugong naman. Hindi man din niya diri kay pag-negosyo mi. Ang mga negosyante, manipulate naman din mi. Diba ba? Kung pwede pa lang, uy, mag-wanta ka ng mag-anabay ko sa Facebook, uy nga. Kanang issue sa merkado nga nung ikuag basement parking ato ra ganung arumasayo ng katawhan sa mga kinahanglan nga sakitan gyud ko ato gyapon ang hisgutan na torne kanang naang sa merkado. Sorry gayon ako na nga nasakitan lang gyud ko nga si Dexter nagpagamit then mura siya politiko.
ko, Dex, ano na ka ma-pressure, Dex? Ano mo pabilin pa ako, believe ni mo. Diba? Mm. Resign na sa back. Doon na lang reason mo, resign. Mm. Kaya ang imong gihimo, mura mag-spokesman din si GH to. Imo tang ipatawag si Engineer Dimisilio, si Engineer Dimisilio ang tumutubag si Katawan sa Iligan. Hoy, Katawan sa Iligan. Mm. Dili na tinupod ni Trabante kong wikwik. Kinanawag ko siya uyuan, kapitan dito, migo na ako, ako yung bugados kapitan. Mm. Trabante man ang ginamo, Trabante man ang wikwik na si Dexter, o si Merwin. Merwin. Pero tagaga po itong chance, patubagon si Merwin din sa radyo, dili ka si Dexter. Atong sulugon, sildado na ito, mo'y mabugar sa GH2 nga, naman na sila'y kwarta, naman na sila'y kabtangan. Dex, lain kay Dex. Luhay kay katataon, Dex. Gamitong pa ninyong website sa siyudad sa Iligan. Ayaw, Dex, karir ka. May kang abugado. Ha? Yan pagguman, mga spokesman ka sa GH2. Imo tang gitan, kapagawa na magsulti naman ko, naminaw ta ka sa isyo, dili man isyo na ko ang kuha, kaya di man ako nahimuan ang kuha. Kung nasakitan ta ng kuha, mamana itong tuyo nga baguon, ugmatod pa nimo, atong sundon ang gisugdan ato ni Saragusa. Nga pag ato nang ipugsun na ng PPMP ang gineng annual procurement plan, centralized na nato tanan para mabarato. Tanawa, nangatawa ang mga tao sa presyo. Ano masakit man tanga, sakit man sa City Hall Dexter na dugay na. Matod pa nimo, tinuod man dugay na. Ako 5 months lang ko, ikatuwing ka to, ano yung address? Ako 5 months, wala ko matiwas, iyon mong ipadayon, malipay ko. Pero ayaw magpa-press conference, gamito na siyang Bibi Jimena, sila ang Doktora Valduesa, sila si Jing Incabo, sila si Glenn Lunggaki, tuguban pa, silang Jimmy Sato nga, prepare na imong speech. Sila nasayo sa company kamot. Sila gusto na itong limpyo na kagamanan. Kung imo nang kong pintalan karon ron, misang tingog ko dire, tinagay ko pag-ausin sa pamilya, kaya basig pusilon ko dire. Kung imo apil, panoon ka. Sakit kaya na gihimo ni mo, Dexter, na sulugoon ka. Resign na, Dexter. Aron ni magpabilin pa kung bilib ni mo. Resign na yung pagpa-press conference na igamit ka. Patubaga sila. Kaya nalang pinili, nga nag-budis katauhan nga ilang isulti nga, walagad sila. May resign gani ko kaya naulaw ko sa mga tao. Idimanda ba ko, Dexter? Idimanda ba ko nila? Wala ko madimanda kaya maulaw ko. Kaya ng merkado nga nasakitan ko, hantong karoon, nagulat ko sa mga oposisyon. Ang mga oposisyon, kapulo ko sila ng bulahan ini, katawa sila, tanawa, gabaan, gato rin sa Ragusa, suporta laban-laban, tanawa. Kasi may nabulahan ini, ang oposisyon. So, dili ko tuyo nga, oposisyon, administrasyon, kung dili ang katawan sa Iligan, magtag-iya sa Iligan. Mabitang ni-react ko, pagsulti ni Vice Mayor, sa session na itong ipost dito sa YouTube, nga ito rin sa Ragusa na, kayo mga ganang, political trial by publicity. Ginganlan ko ato, ginganlan po ka. Ginganlan po ka. Kaya pagpa-interview ko noon na, sa imuha, trial by publicity. Kamuna, ginganlan ako, pasailoan ako si Vice Mayor, kaya di mo siya abogado. Katungod mong gunin na mo, Vice Mayor, klaro makain sa Constitution. Klaro kayo ni, di ba? Pusa, ikaw, unta, sabot kayo ilang trial by publicity, kaya kami may supporter ni mo, nakalingkod din niya, pero ito yung paningkamot na mo, kaya binugod ni mo, ako, atos, pakabatyan ko na ako, Vice Mayor, bulo magkana. Pwede mo na akong biliban ni mo, apat siya, kami may nagpahilayo, na di naman mao. So, karoon, na po may panahon, gusto magkabudagag mayor, na po may panahon. Di ba? May pakita sa mga tao, ha? Ipakita sa mga paundangan na lang, GH2, undangan na lang mga middleman. Wala ka nung ipadayo na itong heavy equipment. Nalipay ko, natandog na mo. Di ba? Kung hindi rin nyo ipadayo ng merkado, kaya wala yung basement parking, kaya napuno na ang siyudad, nga city of no parking na ta, nakiwa na pong merkado, nga wala yung basement parking, o nga palabas ninyo nga, ako'y sayop, wala mang kumidimanda. Gahulat na ko sa mga oposisyon mo dimanda, kay nasakitan lagi ta, mga project lagi boy, sa tubig, dito sa sanitary landfill. Kunya kaya ako din kauban, maghimog merkado, nga kuhaan ang basement parking, apil na sa budget, niya kuhaon, niya, muhilong mo ng lugar ko. So, ang budget wala kuha, ang basement parking ragi kuha? Oo, niya, mutingog ko, parang sumbong sa mga tao, kaya mo may tag-iya sa Iligan. Kunya, political nga, so may grupo na ko, wait, may grupo, ako'y grupo. Kaya nga, ganang politically motivated, kasi may grupo na ako, mag-grupo. Kung ma-appeal ko, i-political motivated, at unyan ako masturya yun na doon ng eleksyon, ngayon ma-appeal mo na ito ako. Wala mo ko, wala mo ko, huna-huna lang eleksyon mo, ma-appeal mag-di,
gusto na ko pagkabana aramang konstruktif mga tao, kaya kung gusto ko politika, magpakahilom ko boy, gano'ng mga traditional na politiko, maghilom lang doon natin ilip sa maningog. Malimta na ni sa tao, matransform na mo karoon, mabago na mo, daog yapon mo sa 2022, di ba salamat mo na ako. Di ba boy? Oo. Oh, matay, matay, nalimpyo na yun. Sama mga naminaw di ay. Nausab yun. Nausab yun. Doon indod kayo, kaya mo malituyo na to. Pinili ko ninyo kontra, dapat pasalamat mo nga na, nutingog na, na ako, sa Atty. Kim ko, Atty. Dalisay, maningog din ha. Patawag rin mo, patawag rin. Kaya mo nga yung sugyot na mo, ang sugyot na mo, tantangan sa turist, hindi na kayong tanghang nyo, ikaw ba sinyo, hindi na kayong tantangan sa turist, diligyot tantangan. Wala gan, bisag ako dere, sige ko gano nga, grabe naman kayog sumbong, oh. Si Patrick nga, nagreklamo, bitang sa sanggunyan panungso, di mo itong ipatawag. Di ba? Wag ihapon. Wag ihapon. Ya, kamo, kamo, inayon, ipakita sa mga tao, kanang merkado, ayaw niyo ipadayon ay. Kung dili, gusto niyo magkanta, referendum sa pinagi sa Facebook, kanang butante sa Iligan. Kaya hindi ba na ba gusto mo yung Dunay Vision Parking ang merkado? Ang city planner, ang mga city engineer, ang tanan gusto Dunay Vision Parking, usak ektarya, kaya mag-traffic na nga ito sa Tambo Market karon. Yan sa Tambo Market, traffic. Ang anong merkado nga daan, ganong atong pukuran, traffic na nga umay merkado, niya tulok is tuloy taon ni mo. O siya na lang ang city hulo na parking. Ang hulo justice ulit parkinganan, buot kasi matanan. Ang city hospital ulit maparkingan, ang atong mercy o ang sanitaryo, gagmay kay parkingan, city of no parking. Maghimog merkado nga wala parking. Nasa plano ang dunay parking area, gitangtang ang parking area, ang basement parking, maura gabong budget. Kano di man tamay ubo, di man tamay sulti sa mga tao. Ayaw ipadayo ninyo. Ingon ko, natandog na mo. Ingon mga tao, salamat sa bago mo. Ingon ang kontraktor, kung mahinaikin ninyo. Imasama na po na nga sa sanitary landfill na usik kayo ng loan. Dili nun na loan mo, no? Dili na loan. Inigom ko na nila, pero usik ang kwarta. Project mo magdasok ang traffic. Example lang na, dili na yung muong gautan ang mga tao mo tingog. Kaya gamitin si Dexter, mo nang ma-emotional ko, boy, kay taas lagi atong pagtuong Dexter niya, mo-appeal man noon. So hinaot unta boy ang nataminaw diri mga kaigsunan kita may tagiya sa Iligan ay maainaay mga utulti di anak nga bibi na siya turni mura lang ni mura nag pariyang ni boy di sina na bibi na siya kuno ko boy kano nili na lang i-demanda sa ombudsman tubag na ko anak boy no kana pag demanda sa ombudsman ano siya kong video boy lahat na siyang aspeto pwede mo demanda kasi mo demanda katungod na sa kung naangay sila manubag sa ombudsman, pwede sila manubag. Lahit ito nga binyo, lahit ito nga forum. Pero kinimusulti kasi mga tao, dahil pudni kaya ang ombudsman mo, di ba natag-iya sa Iligan? Kung may labot ang ombudsman sa Iligan mo, demanda niya. Gamera kong tao sa ombudsman mo, hindi ko kayo maksyonan ang iyong demanda dito, pero pwede ka mo demanda dito. Ang ako lang butos-sabot, ang ombudsman, dili tag-iya sa Iligan. Ang tag-iya sa Iligan, na mo ay tag-iya sa City Hall, na mo ay nagsildo diya sa City Hall, dapat masayod. Mauning right to information mo na doon ay radyo, doon ay budisina. Di ba? Right to information. Natural, ang katauhan mo itag-ias Iligan, ato ni silang sumbungan. Atong, kiwai-wai mo tingog, boy. Kimahadlok na lang tantanan. Ay, ano, wag kumahadlok, Dexter. Hadlok ko, Dexter. Dapat ikaw, malipay ka, mitingog ko. Hindi e, magkang makasulti. Hindi ka giyaw-yaw ni Doris, interview ka sa radyo, mingong ka na. Di ba, Atty. Dexter, dili magagusto nga mudawat o guwan kung naa si Doris? Sulti na nanin muna ako. Hindi ako mabalik, sir, basta naa si Doris. Pag interview ka sa radyo, ay, di man okay raman, di man pwede nga doon ang executive. Tayo, makinahadlo ka, Dexter. Sa gawas, magsuno, reklamo ka kung sa problema sa City Hall. Imbis na nakatabangan at din namin sa gawas, pritik ni sa gawas, kikinin pagsaway, usan niya si pagtabang. Ang pagsawal sa pagtabang ni, hindi niya kayo, pag-destroy ninyo diya, pag nalang, ato to yung ma-reform sila. Ingon sila, dapat mag-tisrig, tanawa. Ato mga politiko, itingog sa Atty. Saragusa, mahinuklog unta sila. Ano ang tadik? Ano ang tadik? Sa dili kay, ikaw mo na yung mahimong, kung tanong niyo, ato takang Besnior, may labot ni Besnior, huwag man ingon sa Atty. Saragusa, ang ako back, ng urap ko, di, huwag man, anong ako man niya patingugon din eh. Ano ang tadik, sir? Iba tayong dimisigit. Oh, engineer ni Ruin, tingog diri, sa mangga nga. Maunang, mo ni boy, sa ilo, nataas-taas ako, yan boy, no? Nataas-taas boy. Gusto lang boy, iklaro na ito sa itong katawahan. Dili ba nga, ang tingog diri, iapin na ito, akong, dabu-dabuhan ako boy, dabu-dabuhan, dili akong pagkatawa, ang isyo atong tanahon.
Dahil man yan ang pagkatao ng atong isyo, na kamo may silugoon, kamo may angay manubag, wala ilang tubago ng taboy, dili kay. Atakiyon yung pagkatao, matukonsen lang ni taboy, na hinaot, mahinuklog sila. Matingala diba? Ito ko, ni attorney ba? Ang mga pangalan nga nabanggit dere, Wickwick, Leon Merwin Dimisilio, G.H.T.O., uguban pang nabanggit, kiniunta sila, mo'y angay mo tubag, mo patinaw diha, kaya naguyod na ilang pangalan? Sila ang magpa-press conference, boy. Oo, sila'y magpa-press conference. Dili, tingala ko, ang sweldado na hinuos gobyerno, dumala diha sa Osaka buhatan, sa gobyerno, mo na mahinuoy, murag abogado na mahinuoy, o spokesman na mahinuoy, ining mga G.H.T.O., kini mga Merwin Dimisilio, mga supplier, o gas mayor, o vice mayor, murag nahimo na siyang kanabitong spokesman na angay unta na ibutang kini Jupantuha sa City Information Office. Layo ra kayo ba? Layo ra kayo ang iyang gihimo nga function diha sa aning isyuha karon. Mo na boy, mo na nga ingon bitaw ko ni sa nga nako dapat si Dexter karon. Dex resign na lang gyud, Dex. Na kay rason mo resign. Resign na Dex lain kita naon. Mo na ingon nga dapat sila mo magpa-press conference dili ikaw Dex. Wala di kay dawa jud kay kun nagreklamo ka sa dipit sa kuha, mingon ta ka nga kuha matay kami na no. Pero klaro man din sa dipit sa kuha mo man atong gibersihan. Nga atong bag-uhon ang back mo nang agresibo kay ko nga i-reforma ra ang back. Pinagbalik-balik lang ng mga supplier. Kung imo ko ihulagway ko sa ka-page yan ang firma kong abstract, aron ingon mga tao nga but-but ko, minsan mo, appeal siya to sa Ragusa, iingnan siya sa kuwa, dito siya naglingkod. Maumitaw nga itong gusto na itong i-reforma ang bakit, ay problema ang kuwa. Karoon, imo niyo kong pakaulawan, nga murag ay magtuwa na, ako'y tuho eh. Kung sa malis Dexter mo, may mga away man ang taxpayer. Dili mag-uhoy nga, murag attorney, mag-uusap ko, taxpayer. Taxpayer, Roy. Naatas pribado na. Ayaw kawaya na kung unay, kung nakas gobyerno, pasawayan ka pa ng litan, apil na si bayad. Kung di ka na nagsumayon, private life ka, ayaw ka apil si gobyerno. Resign. Resign. Na kung gusto niyo nag-negosyante po ka, ngawag ka private life, ay pag-negosyo sa gobyerno. Hindi mo na masawayan siya ka, kung private nga negosyante ka, kaya apil man mo, negosyohon mo po ni mong gobyerno, di ma-apil ka sa isgutan. Muna boy, muna akong tampo boy, aron. Laot mga kaitunan, nasabitan po ninyo kay akong pamilya, nabalaka na kayo kay hindi lang nga, di ka pa naman sa tamasan. Ha? Hinaot boy, walay may tabo yung nana, no? Hinaot, walay may tabo, ana. Ayun, kung doon na maghita, doon na kay mga inana, mga linsimba ko, awa na ilain. Ako muna, akong, kung kinsa ganito mga nagpakabana, niya dayo na ilang ikasuko, o niya doon ay mga hulga-hulga, doon ay mga unsay buhaton diha, awa na ilain.